Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay si Mentor Tina Coang, and so far I will be your host for today's session, episode 145 of the HR Cafe Trabaho Buhay at Iba Pa, which features Engineer Ruel M21, and we'll talk about master problem solving techniques and root cause analysis. So napaka-technical, but Engineer Tuan will explain to us the concepts in very simple layman's terms. So watch out for the HR Cafe. The HR Cafe po is featured, is pioneered by our own coach Darwin Rivers, of a multi-awarded HR executive with more than 20 years of progressive leadership experience and management experience working with the top Fortune 500 multinational companies. He is the founder and CEO of the Philippine HR Group, the largest Philippine HR group on Facebook. He's a certified life coach, public speaker, and motivational speaker and HR consultant. Alongside, we have Mentor Alan Cañete, HR, learning, development, and OD practitioner with over 20 years of corporate and freelance consulting experience. He is the president and managing director of Creative Moves Business Outsourcing and is one of the board directors of the Philippine HR Group. Not with me today is Mentor Rona Dale Florentino, who is the president and CEO of Uprush Social Geekers and a public speaker and HR consultant. She's one of LinkedIn's top 100 Filipinos to follow. And of course, there's me, Mentor Tina Co, who has not been online for the last couple of weeks. I'm an operations and HR leader with broad local and overseas experience. I am a general manager of a retail company and an online content creator and blogger of tinaandmanila.com. We would like to welcome you to the HR Cafe, which provides timely news and updates, impart knowledge and experience that are value-adding and beneficial to our audience. We discuss problems, issues, and challenges, and provide answers and resolutions on HR topics. We also provide free training, which we will feature later on, and where we'll discuss new technology, tools, and processes, as well as industry best practices. Sa mga nanonood sa ating ngayon, please leave your name on the comment section so we can read kung sino pong nanonood, your name, where you are in the Philippines and overseas, so we can at least give you a shout out to the show. Sa mga taong nagko-comment, please leave lang po ang mga comments niyo sa chat box para mabasa po namin and ma-feature po namin ang mga comments ninyo sa HR Cafe for today. And for my favorite part of the HR Cafe, we today have the wow quote of the week. There are two ways to solve a problem. Number one, stop dwelling and start doing. And this is from Emily Uraya. Kayo pong mga viewers, ano po ang isip ninyo sa wow quote of the week? Do you have any insights or experiences that you would like to share with our viewers as we deal with that? We'd like to first greet Sir Jojo Recio, watching and supporting this episode. Naku po, Sir Jojo Recio is one of our HR experts, well-regarded, with operational background. Tuwing nanonood, tuwing nagiging speaker po siya, laging marami po ako natutunan sa kanya. We also have Ms. Max Medina, who is Grace Penaranda Vergara from Pasig City. So mga taong nagko-comment, please comment lang para ma-feature ko yung mga comments niyo sa show. For me po, ang wow quote of the week is, kanina po kasi nag-i-interview ako ng tao. And actually, she's very much qualified and competent for the position. Actually, she's even more overqualified. But I think a lot of people focus on the stress that a problem gives us. So for example, namo problema ka sa trabaho mo, sa mga kasama mo sa trabaho, sa boss mo, sa sahod mo, sa pamilya mo, sa anak mo, right? We spend a lot of time thinking and stressing about the problem itself. Hindi tayo maka-move on to the fact na siguro naloko tayo or na-disappoint tayo sa isang pangyayari. The only way you can fix a problem is to do things to fix. Kailangan nating asikasuhin ang problema. There has to be an action that comes when solving a problem. The problem with us is we spend a lot of time thinking and stressing about the problem. Eh, sa dami ng pag-iisip natin sa problema,
hindi naman yun nagsosolve ng problem, hindi ba? So the wow quote of the week is a very good reminder for everyone na kung gusto mo solusyonan ng problema mo, huwag ka masyadong ma-stress. Stop dwelling on the problem and start fixing the problem instead. Kayo naman po, ano po ang isip ninyo sa wow quote of the week? Please comment your insight so we can feature it at the show. I'd also like to greet Miss Maria Roque. Blessed Sunday from Clark, Pampanga. O, diba? Ang ganda naman ni Miss Maria. Thank you so much for watching the HR Cafe. On the next one naman po is the HR question of the week. Natandaan po natin ang na-viral na TikTok video about a certain technology company na na-trash po ang isang resort sa Laguna. Diba na-viral po siya? Right? Ngayon ang tanong po is, can a company terminate an employee because of social media backlash for a negative actions taken outside the company premises and outside work time? Kasi apparently, unofficial event siya. Even if lahat sila ng from that company ay nagtipon-tipon, it's not a leadership training program. It's actually a birthday celebrating one of the participants. Pero dahil masyado siguro silang na-enjoy, masyadong nakainom, medyo naiwan yung resort as medyo nasira po yung resort nila. Now, the question sa mga nanonood, pwede po bang tanggalin ang isang empleyado dahil na-viral? Remember po natin yung isang delivery company din na na-viral din? Ano po ang sagot ninyo? Sige nga, alam po ba ninyo kung pwede bang tanggalin ang isang employee because of social media backlash? Oo, di ba? And before we answer to that, let us give the floor to Miss Carol. Good afternoon. Watching every episode of the HR Cafe on Sundays. Salamat po sa inyong pagnunood. Now, to answer this question, it's a bit tricky. Kasi a lot of people think na dahil na-viral ka lang sa TikTok or sa Facebook or sa Instagram, dahil sa iyong empleyado, pwede na po ninyong tanggalin. But the most important thing is, does your rules and regulations support it? Kasi kung wala kayong social media policy, if your rules do not really cover this, okay, there is a possibility that your termination is deemed as illegal. Kasi ang hirap din mag-terminate sa isang offense na hindi naman talaga offense as defined by the company rules and regulations. Wala naman din sa labor code na pwedeng tanggalin ng isang empleyado because of social media backlash. Okay? So it's very critical for companies to have a very strong social media policy incorporated into their rules and regulations. That site, number one, whenever they are outside, they need to conduct themselves as proper representatives of the company. And given that, if there is a social media backlash and napahamak ang pangalan ng company, then the company has the right to terminate them for serious misconduct. Okay? Kasi the gray area is, pag wala po kayong policy about this, at nagtanggal po kayo, pwedeng sabihin ng employees na, hey, personal activity to. Hindi naman pinabayad si employer. Hindi naman inauthorized kay employer. We're just a group of friends enjoying a birthday. Then, that termination might be deemed illegal. However, if your company support, okay, and have a very strong bearing na kung napahiya ang company sa social media because of the actions of you as an employee, then yes, you can terminate following due process, which is kailangan nyo pa rin bigyan sila ng incident report and notice to explain. You have to give them time to explain, 5 days. And then only then can you give them a notice of decision after that due process has been followed. For extra precaution, you can add in the admin hearing. Okay? Para at least talagang nabigyan sila ng oportunidad para mag-explain bago nyo siyang i-terminate. Kasi kahit na may offense ang gawa ang empleyado,
sa Pilipinas, bawal pong tanggalin ang isang empleyado ng basta-basta dahil lang may nagawa silang masama. Kailangan po silang mag-follow pa rin ng due process. Okay? So remember this, can a company terminate? Yes, if your social media policy, if your company rules have a social media policy. No, proceed with caution if your company does not have such policy. Okay? So, ayan ha. May natutunan po tayo today. And for everyone who's watching, sa mga more than 50 people that's watching, please leave your name, comment where you are in the Philippines or over or wherever you are overseas so we know when we can give you a shout-out show. Now, labor advisory. DOLE has given us an advisory. This labor advisory number 17, which was issued just this August 15, 2023, cites that there will be two holidays that will come. On August 21, 2023, that's tomorrow, Monday po yan, that is actually a Ninoy Aquino Jr. holiday. Anniversary ng kanyang pagkamatay, pagka-martyrdom. But remember, this is a special non-working day. Okay? So, hindi po siya double pay, it's 30%. Now po, August 28 is National Heroes Day, and that is a regular holiday. So, that is 200% po pag pumasok po kayo. Okay? Pag hindi po kayo pumasok, pero pumasok kayo the day before, that's 100%. Pero pag pumasok po kayo, 200%. So, swerte talaga ng mga Pilipino kasi napakadami nating long holidays ngayon. But always remember, hindi pareho ang bayad ng August 21 at ang bayad ng August 28. Kaya bago kayo magreklamo ng HR, make sure tama po ang percentage natin, ha? Alright? So, the advisory applies to all establishments regardless of the number of employees. So, congratulations to us all. Now, warning to the public. Okay? DOLE has issued na yung handbook on worker statutory benefits that are being sold online is not authorized. They are reminding us that the handbook should not be reproduced for commercial purposes without the written permission of DOLE. This means if meron kayong nabibiling kopya sa Shopee, hindi po yan pinapayagan ng DOLE. And actually, the 2023 handbook is available to be downloaded for free via this link. Screenshot na ninyo para makuha na ninyo. Libre po ang labor code and ang DOLE handbook online. See? Sa mga natutunan natin sa HR Cafe, ang dami-dami din. Huwag kayong magbayad, huwag kayong bumili sa Shopee. Doon na lang po kayo mag-download. Free online lang po. Okay? Kasi talagang, yan talaga yung servisyo na binibigay sa atin. And with that, I'd like to greet, okay, the people who are watching. We have Jet Larazan, who is watching on duty. We have Christina Insha, who is watching from Taguig. Blessed Sunday law sa inyong lahat. Sir Matt Nabisa has tagged his friend. Sabi niya, I am Aaron Santiago from Job Connect Resources, Inc. sa Manila. Serendipity Adan Corner has tagged Lovely J Salon. Solid daw from Davao City. Okay, and then we have Rochelle Cardinosa who's saying good afternoon po. Good afternoon din po sa inyong lahat. Again, if you want to have a shout out, please comment po and I will count you in. Also, SSS has reminded us again, okay, na bawal po ang may fixer sa SSS online transaction. Marami pong tao ang nagcha-charge para po tulungan kayo sa SSS and bawal po yun. At pag may nahanap po kayo, please file a complaint and cooperate fully with the PNP or the National Bureau of Investigation Anti-Cybercrime Group kasi hindi po yan authorized. And scammer po siya. Let us help our law enforcement agencies identify these scammers or fixers and file cases against them. Pag-ibig cash loan is again another benefit that's provided to us. Alam niyo po ba na ang pag-ibig multi-purpose loan is ready to assist members with school-related fees? The academic season starts this month. Napaganda po ng ating pagbibig. Pwede ka nang mangutang sa multi-purpose loan, pwede ka mangutang para sa tuition fee, pwede ka mangutang para bumili ng bahay. As of June this year, the agency has assisted 1,182,000
996 members with a record high of cash loans of 26.17 million. Okay? So sa mga taong nanonood, alam po natin kung sakasakaling mangungutang po tayo. Wait. Pag mangungutang po tayo, remember that pag-ibig is another place that we can borrow money at a low cost. And with that, I'd like to greet Ms. Belle Serna from Taguig City. God bless you more. And Aris Gonzaga, who's watching from Laguna. Good afternoon. And with that, I'd like to welcome Ms. Rona Florentino. Mentor Rona, thank you so much for joining me at the HR Cafe. Kayo na po sa iba. Yes, apologies at medyo na late tayo dahil ayaw bumukas ng aking laptop. Anyways po, ayan, sige po. Sorry Tina, wala akong control dun sa slides at nandun ako sa hindi ako maka-log in. Anyways, para po sa ating mga Pag-ibig members, pinapaalalahanan po ng Pag-ibig na kung kayo po ay nais nyo po na or meron kayo mga emergency na mga gastusin or para po sa edukasyon ng inyong mga anak, lalong-lalo na at enrollment season na po para po sa iba nating mga paaralan at mga universidad, maaari po kayong mag-avail ng ating po multipurpose loan from Pag-ibig. All you have to do is scan the QR code that you're seeing on your screen right now para kayo po ay makapag-avail ng multipurpose loan mula po sa Pag-ibig. Okay. Pinadali na rin po yan na. Online na po yan ginagawa. At syempre po, ang ating paboritong government agency, PhilHealth. Pinapaalala po ng PhilHealth ng August 19 po ay National Tuberculosis Day. Ito po ay base sa Presidential Proclamation number 840 series of 1996, which is very apt actually because August 19 is also Quezon. Yan po ang kapanganakan nga ba ni Quezon. At alam naman po natin na ang TB po ang isa sa kanyang ikinamatay. So sabi po sa ating mga pag-aaral, halos mga 70 Pinoy ang namamatay kada araw sa sakit na tuberculosis, which is very sad because tuberculosis is a very preventable disease. Ang sintomas po nito ay kasama na po ang ubo na tumatagal ng 3 linggo, ubo na may dugo o plema, paninikip ng dibdib, matinding pagpapawis sa gabi, kawalan ng ganang kumain at pagbagsak ng timbang. Para po kayo ay makaiwas sa TB, make sure po na pag kayo po ay uubo or babahing, i-cover nyo po ang inyong bibig. Huwag po gagamitin ang kamay, ha? Gagamitin nyo po ay yung crook ng inyong kamay. Isa po yan sa mga natutunan natin nung kasagsagan po ng pandemic. Hugasan ng tama ang mga kamay bago po kayo kumain o humawak ng kaanumang bagay. Make sure na kayo po ay nakapagpabakuna at palakasin ang ating immune system sa pamamagitan ng pag-inom at pagkain ng mga prutas na mayaman po sa vitamin C at mga pagkain na mayaman sa antioxidants. Ayan po. At kung kayo naman po ay unfortunately may TB, huwag po kayong mag-alala dahil ang PhilHealth po ay maaari po kayong tulungan. Napakarami pong DOTS center po ng PhilHealth na po pwede po ninyong lapitan para po sa inyong pagpapagaling mula sa TB. Meron po yung 4,000 pesos na benefit package galing PhilHealth. Kasama na po dito or kasama po sa maaari nyo pong i-take advantage ay yung diagnostic exam, consultations, gamot na inyo pong gagamitin at information dissemination tungkol po sa TB at kung paano po ito maiiwasan. May iba pa pong benefit packages ang PhilHealth na ino-offer para po sa mga may sakit ng TB. Kasama po dito yung meron pong tuberculosis miliary, up to 10,570 pesos po yan para po sa mga level 1 to 3 hospitals. Congenital tuberculosis, up to 8,890 for level 1 to 3 hospitals at 4,760 pesos naman po for level 1 to 3 hospitals kung kayo po ay merong tuberculosis complicating pregnancy and childbirth and puerperium po. Para po sa mga additional details, pwede po kayo mag-reach out sa PhilHealth sa kanila pong callback channel. Hindi nyo po yan matatawagan, magte-text lang po kayo dyan, PHIC, callback, space, yung inyo pong mobile number or landline number, space ang inyo pong katanungan or concern at tatawagan po kayo ng PhilHealth para masagot po inyong mga katanungan. Pwede nyo rin pong isilang i-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Yung mga HR po natin na hindi nyo alam kung paano i-enroll ang inyong mga empleyado, pwede po kayo actually mag-email din sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Sumasagot po sila dyan. Or punta lang po kayo sa kanila mga social media pages, PhilHealth Official sa Facebook, Team PhilHealth sa Twitter, and Team PhilHealth po sa YouTube or philhealth.gov.ph. Ayan po.
Okay? At syempre po, hindi po mabubuo ang isang episode ng PhilHealth, ng Philippines HR Group pag wala po ang ating mga partners. At syempre po, isa sa atin pong talaga masugid na partner po sa ating mga episodes ay ang Infinite Care. Yan po ay meron po tayong partnership sa kanila para po mag-provide ng mga additional benefits po para po sa ating mga members. So the partnership that we have with them will help provide Infinite Care's mental health support platform para po sa mga PhilHealth HR group members, giving them access to personalized self-care tools and resources, chat helpline, and virtual sessions with licensed counselors and psychologists, as well as coaches. Ayan po. At syempre po, kung kayo po ay nais nyo mag-sponsor ng isang episode, naku, yan po ay i-welcome po namin. All you have to do is reach out to us at darwinrivers@yahoo.com or po pwede rin naman po kayo mag-reach out sa official Facebook page ng HR Cafe, Usapang Trabaho, Buhay at Iba Pa. Kung kayo naman po ay hindi pa member ng Philippines HR Group, now is the best time to be a member of Philippines HR Group, the largest HR community in Facebook, dahil napakarami pong benepisyo ang makukuha nyo bukod pa sa pwede kayo mag-post sa inyong mga katanungan at makakuha ng mga additional knowledge tungkol sa kung paano nga ba maging better HR. Ayan po. Mentor Tina? And with that, it is our great pleasure to introduce Engineer Ruel M. Tuan. Okay. He's a bit young, but he's very accomplished. From February 2018 to present, he is currently working as a PMO assistant under the management of project director. He provides assistance to a project management office that oversees projects and develops project management methodology, standards, and tools. He updates the overall project plan and programs in Luzon, Visayas, and Mindanao in coordination with all stakeholders and clients. He was a former senior project planner, former PCM head, former process and project management engineer. He worked in a supply chain and logistics company as an operations industrial engineer, site mentor, safety officer, and quality management specialist. He is also a college part-time lecturer in BSIE in the Quezon City University main campus, teaching integrative engineering, work study, and measurement. He is also a college part-time professor in Polytechnic University of the Philippines in the Santo Tomas Batangas branch, teaching project feasibility studies, IE capstone project management, strategic planning, new trends in IE, IE orientation, and integrated courses. He was a former advisor of the Batangas Society of Industrial Engineering and Students. And he is also an Industrial Engineering Review Center coach and instructor, and one of the authors that published the book, 1001 Solved Problems in Industrial Engineering. Grabe, diba? He has a Master's of Science in Industrial Engineering and Management at PUP Graduate School, and he had his Bachelor of Science in Industrial Engineering at also at PUP. He is an associate ASEAN engineer, certified industrial engineer, professional industrial engineer, Lean Six Sigma Green Belt trained, Six Sigma Yellow Belt, and civil servant. Okay, put it this way, very, very accomplished. Okay, so we'd like to really welcome Engineer Ruel Tuan to the show. Engineer Ruel, how are you? Ang haba po ng iyong achievement. Hi, Ma'am Rona. Hi, Ma'am Tina. Good afternoon. And to Ma'am Rona, thank you for that wonderful introduction po. Sorry yes, po. Yes po. Opo. Hindi natin pahihayin ang ating achievements. You are one of the reasons why the Philippines is really competitive. All right? And everyone, we have over 60 people na po and thousands more will watch afterwards to listen to you present Master Problem Solving Techniques and Root Cause Analysis. Okay? Shall we give the floor to you? For everyone who's watching, sa mga may tanong, please leave your names where you are so we can give you a shout-out to the show after the presentation. May mga tanong kayo kay Engineer Ruel, pakiiwan na po sa chat box so we will read it afterwards in the Q&A. Sir Ruel? Floor is yours. Thank you, Ma'am Ron. Okay. We'll thank be in the background.
All right, ma'am. Thank you, Ma'am Rona and Ma'am Tina, for that wonderful introduction. And to all the HR Cafe management or team na bumubuo po ng, sa napakaganda pong platform na ito, and to all who's watching in the FB Live. No? First and foremost, I would like to thank Sir D. Angkot, Sir Prof. D. for inviting me here for the first time in the HR Cafe. Dalawa lang po ay yung masasabi ko as a trivia, no. Pangalawa, o una, sorry, mahilig talaga ako sa kape. Okay? And pangalawa po, kung di nyo po may tatanong, sa dami-dami ko pong accomplishments as an industrial engineer, since this is an HR-related platform for that offers a lot, no, to our listeners and viewers about HR-related, nung college po ako po talaga, ay walang ka-idea-idea about industrial engineering. In fact, my first choice, of course, is psychology. So wala po talagang engineering. Bakit ako napunta sa engineering? Dahil nagkayayaan lang ng mga kaibigan ko. Kasi gano'n naman pag-college eh, after po ng high school, nagkakayaan. And then, dahil doon may kasama ka, sa psychology kasi wala akong kasama. So naisip ko, sige, doon na lang sa may makakasama ko. Kaya po ako nag- IE or Industrial Engineering. Pero first choice ko po talaga ay psychology. Kaya malapit sa puso ko po yung mga HR personnel or employees po, katulad po ng mga nakikinig sa atin ngayon, kung meron man. At nakakatuwa lang isipin, sabi ko kay Sir Dean, nakakatuwa dahil yung HR-related o yung Human Resources Management plus Business Management plus Engineering ay nagkakaroon na ng parang as one na tayo, no? So, napakaganda yon, napakaganda siyang platform and venue for us, no? Na makapag-benchmark, makapag-share. Eh, itong isi-share ko po for this afternoon, ay sana po makapagbigay ng knowledge and relatable experiences, and how do we dwell about the problems that we are still encountering, no, with our employees. Kasi mapa bata, matanda, and any course or any positions, nandun talaga yung problem eh. And as an HR or as a head, naranasan ko po previously on how to dwell on that. Kasi maaga po akong nabigyan ng mataas na position kasi I'm still young, no? I'm still young at 29. Hindi ko alam kung young pa ba yun. But maaga akong namulat doon sa mga problema, and we need to take actions on those problem. And this afternoon, I will be giving you the opportunity to learn as well as to apply it on your own field, whether it's from engineering field or HR field, mostly in the HR, because as much as possible, gusto ko itong afternoon na to ay mas maging relatable siya into HR-related concerns or problem. And sana po ay makapagbigay po ito sa inyo ng magandang learnings and also experience para sa hapon na to, all right? So I will be presenting the Master Problem Solving Techniques and Root Cause Analysis. Kung babasahin po ninyo yung title, it's very, very technical, like what Ma'am Tina said a while ago, no? But for 45 to 1 hour duration, I make sure po na itong ibibigay ko is the most important and significant tools and techniques that we can apply, not just theoretically, but significantly doon sa field natin o sa trabaho po natin. Hindi lang dahil, ay, engineering yung magiging speaker, pang-engineer lang ata to. No, hindi po ganon. It is applicable to all of us. Kahit anong positions man yan, kahit anong kay trunk and file, managerial, or supervisor. Ito po yung mahalaga dito sa i-discuss ko. At the same time, technical man siya, pero kumuha lang ako ng fundamentals, layman's terms, na pwede natin siyang ma-apply doon sa trabahong ginagawa natin, whatever it is. Okay? So, I'm engineer po again, and you can call me Ruru, Coach Ruru, kasi po sa ibang sa school or sa ibang review center o sa ibang ginagawa ko, Ruru po ang tawag sa akin. No? Hindi ko po alam, kamukha ko po ata si Ruru Madrid. Okay, for this roadmap, I'm simplifying my presentation into 4. Number 1,
I will be discussing later on the situational analysis. Of course, these four phases or categories is under of master problem solving techniques in order for us to solve a certain problem and to identify the root cause of the problem. Dito natin malalaman na yung symptoms is different from the root cause. Okay? And the root cause and identifying the root cause is very vital in order for us to solve a problem. But hindi ganun kadali yon na mag-identify. Hindi siya gut feel lang, hindi lang siya, ito yung pakiramdam ko na ito yung cause ng problem, isasolve ko na siya agad. Hindi basta-basta mag-decide rin tayo based on our own feelings at dun sa business na na-observe natin. Okay? So, there is a series of steps or processes that we need to do in order for us to take actions. And that is the number one, we need to analyze first the situation. Second, we will need to analyze the process, the existing process. And third, before we come up with the root cause analysis or digging deeper down dun sa problem na na-identify natin. And under this third phase, ito na yung marami na tayong mga techniques or solving na kailangan gawin in order for us to arrive with our conclusions or solutions to the problem. And after that, we can take actions. First is to analyze the situation. So according to Tony Robbins, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Naniniwala ako na hanggat wala tayong goal or target na inilalaan or nakikita na o dapat gawin sa una, we cannot identify or solve a problem, right? So on this slide or in this presentation, we need to have first a certain or goal in order for us to test and measure and to solve a certain problem. And here it is. The first we need to know is to identify the requirements of the key performance indicators or KPI, what we call the KPI. Madalas po itong mga KPI na to ay ating nakukuha sa mga customer, clients, no? Ito yung mga KPI na to, ito yung mini-measure natin or yung kumbaga, ito yung kailangan nating i-hit o kailangan nating i-achieve. Kumbaga sa personal po na aspeto, ito yung mga goal natin. Dreams, aspirations, di ba? In the business or corporate world, ang tawag dito ay key performance indicator that we need to achieve or hit or miss or meet these KPI indicators. In our case, or in my case, previously, I was assigned as operations performance analyst. Sa dami-dami po nabanggit na work ko previously, doon lang po ako muna magpo-focus. I was tasked to measure and analyze these KPIs that was given to me. I have only four categories of KPIs, mostly under people, under information, under space, and machines. But for this afternoon, no, since we have only limited time, I will just focusing on the people aspect. When you say people, it is the best resources in the company, right? So, napaka-importante na kailangan tayong magkaroon ng KPI on how to achieve the growth and development of our people. What is KPI, by the way? KPI is a set of quantifiable measurements used to gauge a company's overall long-term performance. Kumbaga, ito nga yung goal na sineset natin for the company. For example, in our department, HR department. Ano ba yung sineset natin ng mga KPI o yung mga goals, targets na kailangan natin i-hit o kailangan natin i-meet? For example, attendance, 100% attendance, zero late, no? O kaya zero leaves, unplanned leaves, no awards. So yun yung mga sineset natin ng mga KPI in our own department. KPI should be specific. Okay, should be measurable, kasi nga quantifiable dapat siya, so it should be data oriented. At the same time, it should be attainable, realistic, time bounded, and relevant. So it should be SMART. Okay, specific, measurable, attainable, realistic, and time bounded. Kapag nagsiset tayo ng KPI. In understanding the situation or in analyzing the situation, may tinatawag o ginagamit tayo na SWOT analysis. Medyo technical term siya pero madali lang siyang gamitin if
malalaman na natin yung meaning of what is SWOT analysis. SWOT stands for strength, weakness, opportunities, and threats. Kumbaga, kung i-relate natin siya sa personal, ano, before tayo dun sa work-related, as a person, each one of us has own strength, right? Pag tinatanong tayo sa interview, what is your strength? What is your weakness? Ganun rin sa trabaho. Ina-identify natin yung department or operations or company natin. Ano ba yung strength ng ginagawa ko, nung work ko? Ano ba strength nito? Siyempre, kabaliktaran, meron din tayo kahit papaanong weakness. And at the same time, we have the opportunities to convert it or to match it to our strength. And of course, there's always a threat or risk in everything that we do. Kaya siya SWOT analysis. Before you come up with the analysis in the situation of the problem, you must list down first what are the strengths, weakness, opportunities, and threats of your current process or procedures under your department. Because this tool is very effective in differentiating the internal and external factors. Kasi probably, di ba tayo as a person, may mga weakness tayo as a tao. Ngayon, yung weakness natin, ang goal natin doon is to convert it someday in the future into strength. Ganun din sa work natin. Hindi tayo papayag na yung strength natin, yun na yun pang habang buhay, no? Kasi walang growth doon. For me, mag-growth lang ang isang person if yung weakness mo dati, na-convert mo na siya into strength. Yung opportunities naman, gagawin natin siya. Kasi opportunity yun eh. Opportunity for us to learn, to do. Yung threats naman, i-convert naman natin into opportunities. So, ganun nangyayari yung business operations natin. Kaya minsan, kinakategorize natin internally and externally. What are those factors, no? It can be our strength, what we have done so far, what we have accomplished. For example, in our department under HR. So, weakness naman, what are they currently na hindi natin nahihit na KPI, ano yung kailangan pang lessons learned na kailangan nating ma-accomplish in the next quarter, opportunities, ito naman yung mga ginagawa natin para continuous to grow and develop our people. Like for example, kailangan natin mag-establish na new trainings, okay? And other than that, yung threats naman can be converted into opportunities someday. So yun yung tinatawag natin na SWOT analysis. In order for us to analyze a certain situation, we must list down the strength, the weaknesses, and the opportunities and threats of our department. In my case, as you can see, no, these are the actual KPIs under my responsibility in my previous job before. As I've said, the first thing that you need to know is setting up our goal and target. Pero ano ba yung goal and target natin? Of course, our KPI or your key performance indicator na kailangan natin i-measure. Kinulayan ko po dito yung under HR related, which is, sabi ko nga kanina, there are four, no, categories: people, information, space, and machine. Under HR related, KPI are those attendance, lates or tardiness, right? AWOL, alam naman natin yung AWOL, absence without official leave. NTE, yung pag-i-issue natin ng mga notice to explain. In my job before, I analyze and every day, no, and my daily task, it's part of my daily routine to analyze which KPIs under people or HR admin missed or hit our target. As you can see, on the above table, yun yung mga na-hit namin. If you say hit, ibig sabihin, na-hit namin yung target namin na 98% and above. Okay? Yung below naman, table of low KPI at the bottom, ito naman yung, unfortunately, sadly, is hindi namin na-hit yung KPI. No? Sometimes in the month of August, September, but as you can see on the October, mas marami kami na hindi na-hit na KPI. It's below 98%. Sabi ko nga kanina, specific, di ba, yung goal dapat natin. Specific to. Measurable ba siya? Yes, measurable siya. Kasi it is quantifiable into data. Attainable ba siya? Eh,
Yes, attainable siya kasi meron nga kaming na-attain or na-meet na target na 98%. Realistic ba siya? Of course, kasi minimeasure natin yung mismong performance ng mga empleyado. Time-bounded ba siya? As you can see, minimeasure namin siya in a timely manner. October, November, monthly, weekly. I do it on a weekly, then monthly, quarterly, annual basis. Because on this KPI, ito, dito nakasalala yung mga rewards and recognitions, rooms for improvement, and how to improve our weakness. As I've said, diba? May binanggit ako kaninang strength, weakness, opportunities, and trends. Ang strength namin, nahihit namin yung ibang KPI in some month, no? But our weakness, meron din kami mga low KPI. Ayun yung i-convert namin into strength. Na na-analyze namin situation, we already know what is our weakness, what is our below KPI. Now, we're going to achieve, how are we going to meet and hit the 98% and above in order to hit this KPI. Na-convert namin yung weakness namin in the previous months and the succeeding months. So, yun yung gunugol at ina-target sa operations under people or HR. As you can see in the graph, no, hindi ko na iisa-isahin, but if, as you can see, yung red font, it only implies na hindi namin na-hit yung target namin from the quarterly, annually, monthly. So, ganyan siya minimeasure ko before. No, yung attendance performance. Kasi nga, our target is 98%. But we're only achieving 97%. Almost there, but we're not hitting the target still. No, yung 98% and above. And the change work schedule, we also monitor. Ito yung main sineset kami schedule sa kanila. For example, ang schedule nila is 8 to 5. Pero minsan pumapasok sila ay, sir, may kumakausap sa akin as their head, no? Sir, gusto ko pong pumasok ng 10 to 6. So, nag-iba yung work of schedule niya because of some reasons. Like for example, nagka-asthma siya, nagka-dysmenorrhea kung babae, o kaya nagkaroon ng mga incident, no, na hindi natin inaasahan. We also counted that para malaman natin bakit yung mga plinanong schedule ng ating mga employee is hindi nasusunod, no? Ito is applicable lang sa mga may night shift, okay? Itong change work schedule. Pero minsan kasi, yung iba din, kahit day shift lang, nagsiship-shift pa rin, no? Based on their own, based on the approval from their superior. Aside from that, we also listing yung mga unplanned leaves natin, ng mga employees natin on an annual, quarterly, monthly, and weekly basis. Ganun pa rin, ang target natin, of course, zero. No? Attainable pa rin yan, zero, pero hindi talaga naiiwasan. No? Siguro, nakakahanga yung company na talagang walang unplanned leaves sa buong year. Pero hindi naman although ang target natin is zero, hindi naman natin talaga expected na magiging zero siya. But at least bumababa, di ba? Reduce. Pero ito, as you can see on the graph, 2016 is 71 unplanned leaves, but it rise up nung 20 after a year, nung 2017, naging 95 na siya. So, hindi siya nag-improve, right? So, kailangan natin siyang pababain nang mag-reduce siya into something lower dun sa previous natin na performance. Next is yung AWUL, right? So, ito din, minamonitor rin naman natin, no? So, from 2016, 28 ngayon, naging 9 siya. Bumaba pa rin. But, still, it's not hitting the target of zero. Our issuance of NTE, pati documentations minamonitor po namin. So far naman, in my previous job, nung ginagawa ko to 100% naman. So every time na may incident or may kailangan kami issuance na NTE doon sa mga empleyado, na i-issuance naman. Of course, kapag zero yung incident, matik 100% yun, no? Kung wala namang incident. Pero kapag may 1, 2, dapat kung ilan yung incident, nung problem na yun, dapat meron siyang corresponding na documentations. Kasi yun yung proof na na-issuehan siya. So 100% din yun if na-issuehan talaga siya based on the number of incidents. Pati plan leave minomonitor natin. Pero syempre, ito naman ay hindi na wala nang target dito kasi lahat naman tayo may plan leaves naman. Pero syempre, we need to analyze bakit kaya on this month or under this quarter or week, bakit mas marami yung leaves, di ba? Bakit nagkakasabay-sabay doon sa quarter 2, 78?
compared dun sa ibang month, no? Compared dun sa ibang weeks, di ba? Bakit mas mataas nung June? Di ba? Baka marami nang papakasal o baka maraming nagbabakasyon. So, yun mo siya i-drill down, yung mga reasons na yun or yung mga ano na yun, mga common reasons why people or employees are taking their leaves, no? Kasi break time, no? Yung violation because kailangan talaga madisiplina natin yung mga tao natin na kung ano yung break time, 12 to 1 or 15 minutes in the morning, 15 minutes in the afternoon, a total of 1 hour and 30 minutes lang in every 8-hour day shift. So, minomonitor natin kung nagbabiolate ba, dumating ba sila sa tamang oras or hindi. So far naman, zero naman. Tardiness, of course, late. Ito yung malimit na hindi natin naiiwasan, no, yung mga lates natin. There are some cases or months or weeks na walang late, which is good. But mostly, meron naman talagang late na nalilate pa rin, no? Our target is zero, but yung KPI natin na late or tardiness, hindi nawawala pa rin. So, ang pinakamarami dito yung quarter one. Bakit kaya yung quarter one? Anong meron sa January to March? Baka kasi doon yung, alam mo yung bagong fresh pa from the new year. Siguro baka na ano pang ayaw pang pumasok o kaya napagod pa o kaya may iba pang wala pa sila doon sa motivation na pumasok agad, no? Pero ang sinasabi ko po is only gut feel lang. Mamaya pa natin isosolve. Paano natin malalaman na yung gut feel or yung iniisip ko ba is really the root cause why mataas yung ganitong man. Okay? That's the purpose of this presentation. Kasi parang sa una pa lang, meron ka lang hinala, assumption, no? So, hindi naman tayo nag-a-assume, ayaw natin mag-assume, di ba? Mahirap mag-assume sa panahong ito. Kailangan natin makasigurado at meron siyang theoretical based and realistic based evidence kung paano tayo nag-come up doon sa root cause of the problem. So, this only presenting to you the data, na actual data na nangyayari talaga sa atin in a daily basis. For example, tardiness, no? Exceeding 1 minute. Siyempre, kapag 1 minute, it is also considered as tardy or late pa rin po siya. Okay? Kahit 1 minute pa yan, ganun kahigpit, no? Yung company ko before. Oh, I'm also monitoring this one. They're late. Na-issuehan ba ng IF? IF means improvement form. Hindi naman siya NTE, pero improvement form lang siya para hindi na ulit malate. But there are still some cases na bumababa naman from year to year, previous year, but inconsistently in each quarter, may mababa, may mataas, ganun din sa per month basis, no? So yun yung inaalam namin, no? As an engineer, bakit nagkakaroon ng mga lates on this month, no? Bakit mas maraming number of frequencies or lates or leaves ng ganitong month or ganitong weeks, no? Also, with corresponding documentations again, no? We need to have the decision after those cases. Guilty ba sila or not guilty? So on each leaves, tardiness, attendance, absences, we make sure na meron tayong corresponding decision. Ang nag-decide dito is mostly the immediate head of each employee na umabsent, na na-late, or nag-abul, or nag-unplanned. So, kailangan provided siya with documentation para may proper tayo na maibigay sa kanila na advice or we can do an admin hearing or let's say a proper nesting or training to that employee on how to improve, no? Bakit ba siya nagkakaroon o bakit ba siya nagko-commit ng ganitong cases, okay? Also, the pending of NTE, kailangan 12 days. Hindi dapat siya lumagpas ng 12 days or 2 weeks na pag-i-issues na NTE. Also, pati yung pag-upload ng NTE sa mga system, sa HRIS, I don't know if we have the same system na ginagamit in terms of HR-related attendance, no? But yan yung ginagamit, kailangan minomonitor rin namin. That's part of the KPI, okay? So, yung slide 1 kanina is only presenting you the actual data, the actual KPIs that we can relate on to. Because itong mga data na to, ito yung nangyayari. Ito yung actual data na nangyayari ng mga na nagagather namin, no, previously. So, first is situational analysis. We need to have the data and analyze the situation. Nasaan ba tayo ngayon? What is our current status?
of our goal and target. Diba ganun naman lagi tayo kahit personal. Nasaan na ba ako ngayon? At the age of this, yung pinangako sa sarili ko na ganito na ako, nasaan na ako ngayon? Do I have accomplished? Do I meet my goal? Or do I hit the target? So ganun rin sa pag-establish ng KPI. Kailangan, we know the status, we also monitor the status. The second part is to analyze the process, the existing process. Given the fact and considering all these informations and data na na-present ko, analyze each process. Ano ba yung process ng pagta-time in nila? Ano ba yung process ng pag-attendance, daily checking nila? Ano ba yung process ng work, current work nila? For us to determine saan ba sila nang gagaling, no? Bakit sila nalilate? Bakit sila uma-absent lagi? Diba? Bakit laging may unplanned leaves? Bakit sumasama lagi ang pakiramdam, no? Those are the most common reasons ng mga employees ko. Pero ano ba yung reason? We must take a look first on the process, on the current process, kung saan sila nag-work. Para we can determine initially saan nagmumula yung cause na yun. Sabi nga ni Edward Deming, if you cannot describe what you are doing as a process, you do not know what you are doing. No? Ako naniniwala na every time that we do, we always make sure or make awareness on the process itself for us to analyze the existing problem. Because somehow, what we think is yung first graph or yung first figure. But what it really is yung second figure. But what it should be, the third figure. No? Yung ginagawa ng tao natin, yung first. Pero yung alam natin, sa tingin natin na dapat nilang gawin, yung second. Pero yung third pala, yun pala yung dapat, no? Apat lang pala ng process yung kailangan nilang gawin. Pero ang dami-dami nilang ginagawa. There are a lot of steps, unsignificant steps kung tawagin, not value-adding steps, no? So why are they different? Kasi iba yung pagkakaintindi natin dun sa mismong ginagawa ng mismong empleyado. That's the significance of analyzing the current process. Okay? How to analyze a current process through process flow chart analysis. So, it can reduce the travel distance of the employees towards her work or his work. It avoids waiting time and unnecessary delays. Yung mga delays na ginagawa niya sa work, mababawasan. At yung mga waiting time niya, bago yung proseso niya, is matatanggal. It can reduce the cycle time, no? Baka kaya siya nalilate kinabukasan, kasi pagod na pagod siya, no? Ang dami niya palang overtime nung kinagabihan bago siya pumasok. So kailangan natin ma-analyze yung process. Baka we can eliminate or we can transfer to the other employee yung ginagawa na employee na to para at least hindi na siya malate or umabsent kinabukasan. Fix up the sequence of preparations and processes. Baka we can combine each process or baka meron tayong pwedeng gawin doon sa proseso na ginagawa na employees natin. There are different types of process flowchart. I know you're very familiar with this one, the conventional or yung left to right process. We have also the top to bottom process. Yung nagsimula siya sa taas, then pababa siya. Yung isa naman from left to right. Pero the most common is the swim lane. Ito yung may each process, merong each department corresponding person in charge. Kung sino gumagawa ng mga proseso na yon. Okay? For example, ito yung sample HR management process, no? Paano sila mag-hire ng isang staff? For example, may isang employee na may vacant position. Is new position required? Recruit new person. So, meron tayong mga corresponding dito po na mga symbols na kung tawagin. So, kapag nakakita tayo ng diamond, it is a decision, yes or no. Okay? Then, consider job analysis, job description, employee staff. So, each process or task, no, from start to finish, there is a corresponding symbol kung tawagin natin. Ang corresponding symbol na to, ito yung sa previous slide. Kapag nakakita po kayo na parang oblong, yun yung start at yung end. Okay? Kapag rectangle naman, it corresponds the process itself. Okay?
kapag diamond naman, ito po yung may decision o may tinatanong tayo. That answerable by yes or no. Then kapag naman histogram is yung data. And yung document naman, yung parang filing cabinet ang symbol. So each corresponding symbol, meron po siyang kanya-kanyang task na ginagawa. So yun po yung sample dito. Okay? For example, meron naman tayo sa pangalawang sample naman, yung swim lane process flow naman. Kung makikita nyo, mapapansin nyo po sa sample, it categorizes by each different department. So may staffing department, may HR department, may general manager role, and HR department. Kasi sa swim lane, tinatag natin yung each processes or task depende kung sino yung person in charge na yon. Kasi unlike dito sa first sa conventional process flow, hindi mo alam kung sino yung taong gagawa ng each process. Can you see the difference? Yung swim lane naman, nakatag na doon kung HR ba siya, staff ba siya, general manager ba siya, o kung sinong tao yung gagawa ng proseso na yon. Yun yung difference ng conventional versus the swim lane. Kumbaga yung process flow na conventional, nakalatag lang siya as is. Pero hindi mo alam, o sino ba person in charge dito, sino ba yung dapat kong hingan, or sino ba dapat ang gumawa ng proseso na to. Unlike sa swim lane, meron na siyang corresponding department or person in charge kung sino yung gumagawa. That's how you do the process flow chart. There are some other companies also doing a visual management process flow chart. Mas maganda naman no, kung puro visual, pero wala siya pinagkaiba sa previous example. The only difference is meron siyang visual. Para kasi yung iba kasi visual-oriented na tao na mas maganda kapag visual, mas nagigets nila agad, no? Na hindi na nila kailangan pang basahin kung ano yung statement. Pero through visual, alam na nila kung ano yung step-by-step process. Ginagawa rin namin siya. May visual and also merong documented through the conventional way on how to do it. Of course, with the part 3, yung root cause analysis. But before we proceed, let's summarize first the two. The first one is situational analysis through SWOT analysis, determining the strength, the weaknesses, the opportunities and threats of our current operations or department or processes, and also knowing our goal and target through KPIs. The second one is through process analysis. We have to determine first the current or existing process naman, para malaman natin alin dito yung process na nagko-cause ng problem, no? Hindi lahat ng proseso ay isa-isahin natin. But through process flowchart, we can easily determine dapat na ba itong eliminate or i-combine or i-transfer sa ibang process. That's the significant of process analysis. The third part, ito na yung pinaka-root cause analysis on how to determine the specific causes of the problem. Sometimes what we know or what we are aware of is only the symptom. Above the surface, you can see the symptoms of the problem. Kapag tumingin kayo ng puno, 'di ba? Ang nakikita lang natin yung sanga, yung dahon, tama? It represents the symptoms. Okay? Yung symptoms na to, ito lang yung minsan nakikita natin. Ito yung gut feel lang natin, yung assumption lang natin. Pero hindi pa pala ito yung causes ng problem na nakita or nag-occur. We need to dig deeper and you find the root cause of the problem. Dapat yung root cause ng mismong puno, yung problem na nakitaan natin, dapat yun yung tinitingnan natin, hindi lang yung pang itaas. Because sometimes it is only applied or amplifying the symptoms of the problem. Now, in determining the root cause analysis, there are some methods and techniques, no? I already explained the goal or the situational analysis, the process analysis. Now, on the third part, the root cause analysis. I will be explaining to you the 6 tools, methods, and techniques on how to determine the root cause analysis in a very layman's term or easiest way to understand, okay? Because kapag nag-train po talaga tayo ng root cause analysis through Six Sigma, you need to have
40 hours to learn. But this time, kinuha ko lang yung basic, the fundamentals on how to analyze a certain problem, on how to identify the root cause of the problem by using these effective tools. Check sheet, Pareto chart, brainstorming, affinity diagram, cause and effect, and five ways analysis. It's very technical, pero kapag nalaman na natin yung definition and usage of these tools, masasabi natin na parang applicable siya sa process na ginagawa ko, sa operations na nangyayari sa amin. And who knows, di ba? Who knows, di ba, na after this learning session, you can also apply to your own operations or department, okay? First, the check sheet, okay? Check sheet, madali lang to, sabi ko nga sa inyo. Parang pagtatali-tali lang to. There are issues or reasons. And then, itatali nyo lang on what day, particular, and a daily basis kung saan siya nag-occur, yung mga reasons or causes na yon. It can be on day 1, day 2, day 3, up to day 7. Or kung monthly man yan, kung monthly man kayo mag-report, or on a yearly or annual basis. Then, you just tabulate or sum it also. So, ganun lang kadali, no? Ngayon kasi meron na tayong mga Excel, pivot, gumagawa na tayo ngayon, VLOOKUPs, lahat ng formulas ginagawa na. So, a computer can also do this job, no? Hindi nyo na kailangan mag-manual. Ang tawag po dyan ay check sheet. This check sheet is customized tally sheet that enables manual collection of the nature and frequency of process issues. For example, meron tayong nalaman na problema. Three problem: incomplete, inaccurate, tsaka late. What we need to do only is to tabulate or tally it, no? 1, 2, 3, 4, kung kailan siya nag-occur at kung anong day siya nag-occur. So parang bibilangin lang natin kung ilang beses siyang nag-occur. Yun yung frequency ng process or problem na yun. Example of this, yung kanina pinakita ko nga po sa graph kanina, yung data. So, hindi naman ako magka-come up with this graph kung wala akong check sheet or kung hindi ako gumamit ng Excel to sum it up yung mga unplanned leaves na to. Okay? So, yun lang yung use ng check sheet. Check sheet pala ang tawag doon. Ano? So, you know already na check sheet pala yun. For example, this one, we have employee 1 to 22. Hindi ko na binigay yung pangalan, no? But this is the actual data na nakuha ko during my projects in my previous job. So meron tayo, kina-count lang natin yung occurrences or yung frequencies nung ilang beses nag-file na unplanned leave itong mga employees. Okay? And also, I tabulate also yung mga top reasons sa mga unplanned leave. For example, in highest to lowest, ang pinaka mataas ay yung fever, yung lagi nila lagnat, hindi sila masama yung pakiramdam. Whether it is a fever, pains, not feeling well. So, yung tatlong reason na yon, 29 siya yung count. Nagpa-check up, 12. Ina-asthma, 5. Naghintay ng ticket, 5. Toothache, 4. Bereavement, 3. Umuwi ng probinsya, 2. LBM, 2. Then the rest, no? And so on and so forth. Yung iba naman, 1 lang yung frequency. So, through check sheet, na-identify natin at naka-count natin yung mga occurrences ng mga employees natin. Kasi nga, gagamitin natin siya as our own raw data later on. Okay? Next one, after check sheet, natabulate na po natin yung mga reasons, ng mga occurrences, ng mga problems, no? We need to do the Pareto analysis. Okay? Medyo technical po siya ng konti. Pareto analysis, I will explain po deeply. Pareto chart is also called 80-20 rule. Sir, paano siya naging 80-20 rule, no? Pareto chart is used to identify problems that should be solved first in eliminating errors in improving the operation. Nakita natin yung mga dami, no? Ito ay example lang, pinagkasya ko lang po talaga sa PowerPoint. Pero in the actual scenario, mas marami pa dito mga reasons. Hindi lang naman ito yung mga top reasons. But through the use of Pareto chart or analysis, we can categorize, prioritize the most common problem ng mga empleyado natin. Yun po yung use ng Pareto chart. Kaya siya tinawag na 80-20. May 80-20 rule. Bakit? Kasi ang Pareto chart, ang use niya, naniniwala siya na ang 80%
ng problema kung bakit nag-aawol, nalilate, kung ano mang error or problema ng na nag-occur, 80% of that problem come from the 20% of the causes. Okay? Kaya siya tinatawag na vital few and trivial many. So ginagamit po ito sa pag-decide, sa pag-organize at pagpa-prioritize ng mga problem na nakalap natin. For example, dito sa example na to, no, types of medication errors. There's a lot of medication errors. So meron tayong count na 430 doon sa sample. On the right side po ng graph. Yung 430 na to, kung mapapansin ninyo, ito yon yung total niya. From dose miss, wrong time, wrong drug, unauthorized drug. Ito yung mga nagkukos nung medication error. Ito yung mga problema. Okay? Ngayon, through the use of Pareto chart, dinidetermine natin yung 80, then 20. Yung vital few, ang tawag po doon, ito yung mga common cause ng quality problems na naglay sa 80%. Nung nasa right side ng graph. Kaya mapapansin nyo yung green na may nakalagay, 80% cut-off. Yun yung cut-off niya. Then meron naman tayong trivial many. Bakit siya tinawag na trivial many? Kasi insignificant na siya. Most of the time kasi, ginagamit ang Pareto chart para sabihin sa'yo, oh, sa dami-dami ng problema mo, huwag mong isolve lahat. Diba? Diba ganun tayo as a personal? Marami tayong iniisip ng problema. Ang dami-dami nating problema, pero lahat sinosolve natin. Bakit hindi ka mag-Pareto? Para alamin mo, i-prioritize natin, ano ba yung top most common problem? The vital few. Kaya tayo nagka-cut off sa 80 para malaman natin sa dami kong problema, ay apat lang naman pala ang significant eh, na kapag nasolve ko itong problem na to, 80% of the problem ay nasolve ko na. Sana po ay nakuha po ninyo. If hindi pa po, ito pa po isang sample. Kanina, may pre-present ako through check sheet na mga top reasons ng unplanned leave. Right? So meron tayo, ito pa rin yung kanina, yung pre-present ko through check sheet. A total of 66. In order for us to analyze or to get a Pareto, we need to determine the frequency distribution first. So may konti lang po siyang solving. Ano. To get that, you need to divide yung frequency 29 over 66. Kaya po nakuha yung 44%. Okay? 12 over 66, mayroong 18%. 5 over 66, mayroong 8%. So, ang formula niya, frequency, yung total per reasons all over the total frequency. Kaya po nakuha yung 44%, 18%, up to yung nagbabantay na may sakit na may 3%. Yun yung computation niya. 29 over 66, 12 over 66. Now, the second column, what we called cumulative distribution. Ito naman, para makuha, ipa-plus nyo lang po. Yung una, yung pinakamataas, don't forget po pala na paggawa ng Pareto chart, dapat highest to lowest. I-highest to lowest nyo muna yung frequency. Okay? To get the cumulative distribution, meron tayong 44%. Ika-copy nyo lang yung una, yung pinakamataas, kaya siya 44% din. To get the 62, ipa-plus nyo yung sumunod sa kanya, kaya siya 62, 44 plus 18, kaya siya 62. Ngayon, to get the 70, yung total, yung 62 plus yung pangatlo naman, 8, kaya siya 70%. 70 plus 8, 77, 78%, 77 plus 6, 83%. Dapat yung pinakadulo, ang total niya is 100%. Dapat hindi siya kulang, hindi po siya sa sobra. Okay? Doon po nakuha yung Pareto chart. Kaya pinareto chart ko siya para to visualize na sa dami-dami ng reasons kung bakit nag-unplanned leave ang isang tao, ang focus lang dapat na kailangan natin bigyan ng solusyon, yung first four lang pala, no? Kasi tayo, as a tao, no, common lang sa atin na pag may mga problemang nilatag sa atin, sorry, ito po yung mga problems sa operations, ito po yung mga causes. Ang ginagawa natin, lahat yon list down, then isosolve natin lahat. Oh, sa ito, then we assign people.
pero hindi po ganun, no? We need to prioritize through Pareto chart para malaman natin na among all these reasons or problems, apat lang pala kasi yung pinaka-top most common problem. Yung fever, yung nagpapa-check up, bakit siya ina-asthma lagi, naghintay ng affordable na ticket, bakit siya lagi, bakit limang beses siyang naghintay ng affordable na ticket, di ba? So, dito na tayo, ito na yung focus natin. That's the use of Pareto chart. Hindi na natin i-focus yung trivial many kasi not so significant naman siya. No, kumbaga hindi siya masyadong makakabawas doon sa problem. Kasi nga itong vital few, ito yung 80% of the problem na kailangan nating i-solve. Na kapag na-solve mo tong apat na to na reasons, na top reasons, yung 80% ng problema mo solve na rin. Ganun rin po, no, as a personal, no. Na kapag marami tayong iniisip na problema, huwag mong isipin lahat. Kailangan mo lang yung vital few lang, no. Magpareto chart tayo ng mga common problem natin. Para hindi tayo masyadong nag-overthink, nagkakaroon ng anxiety, 'di ba? So, kailangan natin talaga i-categorize yung ating problem sa trabaho, tsaka yung mga causes ng problem ng ating mga empleyado. All right? And after that, kung may nag-check sheet yan na nag-pareto, ito na yung brainstorming, no? Brainstorming is used in determining the methods to generate ideas. The basic way, di ba? Brainstorming is mag-group kayo within your team, within your group, o bakit ba lagi tayong may late? Bakit laging may absent, di ba? Bakit lagi na lang kayong nagkakasakit? So, yun yung problem. Magbe-brainstorm tayo ngayon kung bakit. So, magsaset kayo ng direction. Of course, we need to stay focused. We need to involve everybody. Hindi na ito dahil ikaw yung boss, ikaw yung leader, ikaw yung manager. Dapat sa'yo manggaling yung solution. Hindi. That's the use of brainstorming. Para lahat may judgment equally. Lahat magsasalita, magkakaroon ng idea, magbibigay ng idea, okay, mag-aalaw na magdi-display na idea and magki-create ng proseso. Papalitan ba natin yung process or iti-train ba natin yung mga tao? At wala ditong judgment sa brainstorming because this is a team effort. And how to do the brainstorming? Of course, through the use of... before that, ang brainstorming pala, ang pinaka-goal niya is to avoid groupthink. Minsan nga, no, nag-brainstorm nga kayo, magkakagrupo nga kayo, pero ang tendency naman, yung ibang members, yes lang din ng yes, di ba? So, hindi siya brainstorming. Sabi ng leader or manager, do we agree? Yung mga team members, yes, agree, yes. Wala na nag-oppose. Wala na nagsabi ng idea. Pero on top of their mind, they say, no, bad idea, we're doomed. Diba? So hindi siya brainstorming. Kung isa lang yung nagde-decide, tapos mag-agree lahat. Kasi natatakot, ayaw maging outcast, o kaya ayaw magkaroon ng error, ayaw mag-commit ng mistakes. Dapat we initiate to ask questions, we initiate to say our ideas, no? Kasi doon, mas nag-i-improve yung ating proseso. Hindi lang yung nagli-lead, hindi lang yung manager or yung immediate superior. And as I've said, in order for us to conduct brainstorming, we need to have affinity diagram. Here, we need to categorize yung four, yung marketing, product, for example, people, demand. Yung use ng affinity diagram, meron lang yan, di ba, nag-brainstorm po tayo. Bibigyan nyo lang sila ng papel, ng sticky notes, and then ipopost nila, post it, because it can help to organize idea categorically. No? So yung opinion, facts, ideas, yung complex procedure through brainstorming, dahil ang dami ideas na, ngayon i-groupings natin through affinity diagram. It can help the team to organize ideas and also it can help to organize the information and to organize, no? Para mas malaman natin yung categories, yung types, kasi yung mga brainstorm, pag nag-brainstorm naman tayo, hiwa-hiwalay. Magkakaiba yan, no? Coming from different type of people thinking. So, the better way is to do affinity diagram or groupings of our idea. Okay? Now, after those four methods, pupunta na tayo sa fishbone diagram. Ito lang po yung cause and effect analysis. Okay?
sa fishbone diagram, kinakategorize natin based on this affinity diagram. Ito yung categories. After natin mag-affinity diagram, mag-brainstorm, dito na natin siya ilalagay. Saan category siya, no? Ano yung cause, ano yung effect? Okay? That's the use of fishbone diagram. Fishbone diagram po is also called cost and effect diagram. May different categories kung bakit nagkakaroon ng late. So yung categories kung bakit nalilate ang isang tao, i-determine natin kung under ba siya ng method, machine, material, measurement, mother nature. Ang tawag po doon ay fish bones. Okay? Para po yan talagang isda. Kaya siya tinawag na fish bone diagram. Kasi yung fish bone, it represents the causes. The fish head naman, yung ulo po ng isda, it represents the effect. Okay? Kaya siya fish bone diagram. Kaya siya tinawag rin as also known as cause and effect diagram. Kasi yung mga tinik ng mga isda, yun po yung nagsisibing cause nung problem na na-identify natin. So kapag nag-affinity diagram na tayo, nag-brainstorm na tayo, ito yung mga causes niya. So different causes, no? Then how to groupings, ilalagay lang natin under what category siya. Sa method ba? Sa mother nature? Sa measurement? Sa material ba? Sa manpower ba? Or under machines? Because this tool is used to identify the root cause of the specific problem. Find and cure causes, not symptoms. Kasi after that, hindi pa nagtatapos doon. For example, why our employees are late for work? Diba? So nagbigay ako ng tatlong example dito. Most of the time, ito lang yung makikita niya, simple, no? Simple fishbone diagram or cause and effect diagram. Late for work, for example, na-caught by train, naiwan ng shuttle, o kaya na-cause ng traffic, umulan ng malakas, so naghintay pa magpatila. Equipment naman, nawalan ng gas kung may sasakyan, o kaya yung sasakyan, hindi nag-start. Methods naman, may ginagawang kalsada or bridge, so dumaan pa kayo sa mahabang route. O kaya, nakalimutan yung mag-set ng alarm, methods yun. People naman, nag-asikaso pa kayo ng mga anak, di ba? Nag-alaga pa kayo or nagpakain pa kayo ng mga pets. So yun yung reasons kung bakit na-late kayo sa trabaho. Yung late for work, it represents the head of the fish. Yung causes naman, it represents the fish, the bones of the fish. So yan lang po yung simple or sample ng fishbone diagram. On the other hand, pwede po ba mag-doble-doble sa nga? Yes po. Pwede po siyang dumami yung tinik. Hindi pala sanga, tinik ng isda. Kahit gaano karami yan. Kasi hindi pa naman ito yung root cause ng problem. Basta, ang importante sa brainstorming, dapat post lang kayo ng post. Ay, ito yung cause. Ito yung naisip kong cause. Post lang kayo. Under methods ba siya? Under materials ba siya? Under measurement ba siya? Under environment ba siya? Under manpower ba siya? Ganun siya ginagawa. And the other hand naman, ganun din, another example, sa late of work, kumbawa, tinamad ka, tired. So under people yun, lazy, tinamad ka, pagod ka, uminom ka kagabi, so yun yung under people. Method naman, nilakad mo lang, kaya ka na late. Sa environment naman, umulan, nagka-fog, nagka-traffic jam, holiday, so wala kayong masakyan, so environment yun. Machine naman, nasiraan yung train, yung bus, materials naman, nag-plansya pa kayo, o kaya naubusan kayo ng damit, no? Nag-asikaso pa kayo ng food, naputula kayo ng kuryente. So, yun yung mga causes, no? Possible causes pa lang ng problem. But not necessarily, ito na yung root cause ng problem. Okay? To identify the root cause of the problem, this is the last method to be used or tool. 5Y na tayo. Kaya siya tinawag ng 5Y kasi po, yung na-identify natin ng mga root cause dito sa fishbone, nabawa, tried a new route, dito tayo sa tried a new route, mag-a-ask tayo ng 5 questions. Bakit nag-try siya ng bagong route? May ginagawang kalsada. Bakit may ginagawang kalsada? Kasi nag-expand ang DPWH. Bakit nag-expand ang DPWH? Kasi may bagong project. So hanggang ma-reach mo yung 5 whys. But the question is, kailangan ba talaga 5
tanong para ma-determine mo yung root cause. Not necessarily naman. Para ma-determine mo na yun na yung probable root cause kapag hindi, yun na yung sagad. Kumbaga kapag sa next mong tanong, lumayo na siya, hindi na siya sumasagot doon sa problem, titigil ka na doon. Pero usually, 5 whys lang talaga. Pero not necessarily na hanggang 5 tanong mo siya itatanong. Pwede ka pa nga magtanong pa eh, maging 6 whys pa yan. No? Pero usually 5 whys yan. Kaya siya tinawag na 5-why analysis to determine the real root cause. For example, so it is used to ask method of the cause and effect diagram. So kanina, di ba, may fishbone, may different fishbones or causes ng problema. So 5 times you ask yourself or your team member, why? Why is it happening? Why is that? Hanggang sa ma-determine mo yung root cause of the problem. So yung itatanong ninyo, doon manggagaling sa each category na na-determine natin sa fishbone. For example, yung materials, manpower, machine, methods. Yung pinakita ko kanina na fishbone analysis, no? Doon natin itatanong isa-isa. Symptom 1, symptom 2, symptom 3, symptom 4. And bago tayo mag-come up into the probable root cause. Why does this occur? Why does the condition exist? Before we take action. Alright? So yung sinasabi natin na nandoon sa fishbone is only the symptoms, no? Yung ginamit natin sa pag-brainstorm, sa pag-sticky notes, sa pagtatanong sa mga ka-team members natin o kahit ikaw, yung mga gut feel mo is only symptom. Ngayon, to arrive with the probable root cause or the real root cause kung tawagin natin, you need to ask 5 times. Bakit ganito? Bakit siya na-late? Bakit siya nag-commute? Bakit hindi siya nakapag-set ng alarm? For example, bakit hindi siya nakapag-set ng alarm? Yun yung cause. Kasi tinanghali ng gising. Bakit siya tinanghali ng gising? Kasi uminom kagabi. Or late na umuwi. Bakit siya late umuwi? Kasi uminom kagabi. Bakit siya uminom kagabi? Kasi nag-celebrate. Bakit sila nag-celebrate? Kasi na-promote or na-awardan. So, yung bakit siya late na gising is, ang probable root cause niya pala is na-awardan siya or na-promote siya. So, ganun natin siya titingnan. Not just yung symptom na umuwi ng late o kaya yung symptom na uminom kagabi pala. So, ang probable root cause kung bakit hindi siya nakapag-alarm is na-promote pala siya or na-awarden pala siya. Nag-celebrate sila. That's the root cause of the problem. Again, yung 5-way analysis, for example, we run through a red light. For example, bakit tumakbo siya pero red light pa? Why? Late for work. Kasi mali-late na siya for work. Bakit siya mali-late for work? Kasi he or she woke up late. Why she woke up late? Alarm didn't work. Why alarm didn't work? Exhausted battery. Why exhausted battery? He or she forgot to check it. So yung root cause, yung forgot to check the battery. No? Yun yung root cause. Hindi yung root cause nung kung bakit siya tumakbo sa red light habang red light pa is malilate siya sa work, tinanghali siya ng gising. Symptom pa lang yun. So dapat aalamin mo lagi kapag may problema yung isang tao, why, to arrive with the probable root cause. So that's the essence or essential of 5-why analysis. Okay? So to summarize the root cause analysis, the methods and techniques a while ago after we analyzed the situation, we analyzed the existing process or of our employee. We determine the root cause analysis through these 6 methods. Pumili lang po ako ng significant tool in order for us to collect the data and prioritize through check sheet and Pareto chart. Then we brainstorm and do the sticky notes, the diagram, affinity diagram to organize the data. And then we arrive with our real root cause, not just symptoms, through the use of the tools for identifying the problems or root cause of the problem, through the use of cause and effect
and 5-Y analysis. Alright? Then for the last part, take actions. After we determine the causes of the problem, we need to act. Action changes things. Kasi, na-determine mo nga yung problema, pero wala ka namang ginawang solution, edi useless din yung pag-brainstorm natin, di ba? Useless din yung pag-affinity diagram natin o pag-fishbone diagram natin, right? Useless din yung pagpapareto chart. The only impossible journey is the one you never begin. Kung hindi natin sisimulan mag-take ng action, walang magbabago, di ba? So, act. And by the use of this tool, the PDA cycle po, makakagamit tayo or makakasolve tayo ng problema. Mababawasan natin yung late, yung awol, yung unawareness, uneducated, doon sa ating operations. Number one, plan. We need to plan, prepare. No? Prepare lesson plan, prepare goals, KPIs, present the KPIs, what are your current status? Present the situations, di ba? Yung katulad ng ginawa ko kanina. Present the current process. Do and implement the plan. Implementation takes after you gathered all the necessary problems or data gathering. Meron na kayong data about the fishbone, what are the causes of the problem. Then after that, implement and check the measurement. Analyze and set up schedule, then act. We need to act. And how to do this PDA cycle? How to identify? Once we identify the problem, we need to test the potential solution, check study results, and implement the best solution. Kaya siya PDCA. And it's a cyclic process, no? Hindi lang tayo natatapos sa act. Kailangan, if there are still room for improvement, then we need to plan again, do again, check again, and act again. Paulit-ulit po yung apat na proseso na yan. Plan, do, check, and act. And how? Through, for example, kanina, yung mga KPI, no, attendance. We have to categorize short-term and long-term. Then issue, what happened? No? What happened to the, what are the issues, common issues? Ito yung in-identify natin, no, sa Pareto chart. There are a lot of unplanned leaves of employees due to cough and flu, toothache, fever, nilalagnat. So mostly, ang common dito ay nilalagnat. Then we need to take actions. What are the plans? Short-term and long-term plan. Provide sanitary alcohol. Baka yung workplace nila is madumi. Recascading the policy and provision of the valid evidence-based approval. Kailangan merong proof na katunayan na talagang meron sila, nilagnat sila. For example, nagpa-check up sa doktor para legit talaga na nilagnat sila. Long term naman, to eliminate the unplanned leave, which affects more of office-based personnel, we need to conduct, baka yung quality and safety natin na department, hindi nagkakandak ng weekly sanitation. So we need to provide weekly sanitation checklist kung saan na-ensure nila yung cleanliness nung office o nung pinagtatrabahuan ng mga employee na to na madalas mag-upset. Responsible immediate head of these employees and utility, yung naglilinis. Okay? Timeline, sabi ko nga kanina, dapat yung goal natin is smart. It should have time bound. So kailangan yung timeline natin specific rin kung kailan, ano ng status. So continuously dapat minimonitor natin. Okay? And closure and progress. So after nun, magkakaroon na tayo ng progress after. Alright? So this is the last slide, no? The prevention or preventive control. These are the actuals that I did in my previous job as an operations performance analyst, safety quality. Katulad kanina po, ang dami pong binanggit na work ko, no? And lahat ng work na yun, in-apply ko po talaga in order for me to improve the current procedure operations in our company. So nagkakanda kami ng HR admin focus meeting, what's good in the morning. We have this so-called what's good in the morning. Diba every time employees say this, good morning ma'am, good morning sir. So I always say, what's good in the morning? What's good in the afternoon? For him or her to realize yung mga kailangan niyang gawin on a daily basis, no? At yung kailangan niyang ma-accomplish. Number two, nesting for new employees. Nesting is like a
coaching, mentoring, 42 days, no, yung employees na bago para hindi siya mag-caught ng any incidents sa operations or para maging fully educated siya dun sa trabaho niya, sa policies na ginagawa niya. For the employees naman, of course, continuously trainings, provide trainings lang. So, nag-provide lang kami ng trainings, kung sino yung mga kailangan, shift handover on a daily basis para merong, kung may night shift man. Then yung visual calendar, is also a tool necessarily for each individual, even the top management or the lower rank, para malaman nila anong schedule ng mga tao at bakit ito yung naging schedule nila. May basis ka na para hindi lahat naman ng employees mo mawawala. Then we conduct mini learning workshop conducted by each employees para ma-feel naman nila na they're part of the team, no? And of course, important rin yung rewards and recognition. In my previous work also, we conducted home visit kasi we also benchmark yung sa school, yung binabenchmark yung in-home visit yung mga estudyante. So sa work, kapag laging pala absent yung employee, in-home visit namin because sometimes the problems is at home, no, not at work. So doon namin na-realize, kaya pala siya palaging umaabsent, kaya pala siya palaging late, kasi nga naman, ang layo ng pinagtatrabahuan niya, no? Sumasakay pa siya, naglalakad pa siya, o kaya yung environment niya doon sa bahay. So, nadidetermine namin yung real root causes because of this control. So, paulit-ulit lang ngayon, plan, do, check, and act, no? So, there are still many ways, no, to improve and to determine the real root cause of the problems of our employees or in the day-to-day operations, no? This only, baka pwede nyo rin magamit or ma-benchmark po niyo. And I think that's it for my presentation, for my closing quote. In solving problems, always remember, dig at the roots instead of just hacking the levels. Okay? Huwag tayo mag-focus sa symptoms, sa sanga, at sa mga leaves, sa mga dahon. Because the real root cause is nasa baba po in order for us to determine and solve a certain problem. And that would be all. So I'm Engineer Ruel M2-1. You can reach me at my FB, LinkedIn, through my name. And also, iniwan ko po yung contact numbers if you have any more questions regarding my presentations. Thank you po and good afternoon. Sir Ruel, can we keep this live as we open the Q&A para other people will have access and can know how to contact you? And with that, I'd actually like to greet Christina Insha, who says, Blessed Sunday. Daday Zelahid Dino is watching from Paranaque. JJ CJJ is watching from Pampanga. Egdani Jeff is watching from Abu Dhabi. Peko Tan is watching from Cabuyao, Laguna. Caroline Gadoy is saying, problem solving in RCA, good topic yan. CY Contreras is saying, good afternoon po. Sarah Tabien, good afternoon. Caroline Gadoy, smart goal. Teresa Sison is watching from Malabon. Ina Nadera is greeting everyone, good afternoon. I'd like to thank Sir D. Ancot. Thank you so much for referring Sir Ruel. Watching here in Pampanga. Aleli Arellano says, sabi nga niya, ito daw ang gusto ko gawin dati as HR, but wala lang akong idea kung paano simulan. So, nice graph or data, sir. Sheila Estopia has tagged all her friends. And Timothy, sabi po niya, sa ano, nanghihingi po si Sir Timothy Ezekiel Castillo ng sample po ng mga training for all employees to improve attendance. Carol is saying, thank you, Sir Luru. Sarah Tabien is saying, thank you, Sir Luru. And we'd like to open the floor to questions from everyone else kung may tanong po kayo. Sir Luru, sa ginagawa niyo po to, have you noted that I find it true that the Pareto rule is totoo, sobrang totoo, na karamihan ng problema mo or problema ng company is from the mas 20% na pasaway ng mga empleyado. Tama po ba yun, sir? Yes, ma'am. Regarding for the Pareto chart, no, it's very helpful and effective tool na ginagamit siya in every and any industry. Occasion, yes.
Yes, opo. And every situations din. Kasi we could determine the 80% of the problem po talaga doon sa 20% lang, doon sa top most common lang, no? Yung pinaka-hina-highlight lang natin kung saan nag-reach yung 80%. That's the usage of Pareto chart. And pinaka-ginagamit siya mostly sa mga defects or monitoring or like in the manufacturing wherein there's a lot of quality or deficiencies sa area, lalo sa pinagtatrabahuan ko po. But it also applies, as you can see in the previous slide po, sa HR din in determining what are the real root causes or solving on how to solve yung mga leads or yung mga attendance absences ng ating mga employee. And we also use this in my previous companies also. Sir, do you think po na in the Philippines, minsan pag naghahanap tayo ng dahilan, napakaraming dahilan na mabibigay ng isang empleyado. So for example, bakit ka late, bakit ka nagkamali, bakit hindi mo nakolekta, ang daming yes, dahilan. How do you factor in the Filipino Philippine factor? Kasi minsan, sa totoo lang, maraming mga foreigner din nagrereklamo na maraming rason hindi naman talaga totoo. Maraming namatay na hindi naman totoong namatay or namatay ng matagal na. Or kunwari, parang masakit ang tiyan pero hindi naman talaga totoo. So given that you work a lot of data, how do you factor in the pagbabola ng isang Pilipino? Okay, so accuracy naman po and honesty, actually just that is a good question po, no? So accuracy and honesty po ng sagot ng mga employees natin dun sa mga reasons nila, we have this so-called, hindi ko lang po siya na-elaborate kanina, EBA, evidence-based approval. So yung mga evidence-based approval na to, kaya maraming factor yung immediate superior niya kasi hindi naman po HR talaga yung nagva-validate nan yung immediate superior na employee. So si immediate superior, after mag-absent, mal-late, or mag-unplan ng employee na to, kakausapin niya si employee on a nice or proper manner, pero wala pa siyang thinking na, ay, bakit ka umabsent ka dahil sa ganito? Kasi mayroon naman siyang na-file or mayroon siyang reason. Nagpaalam naman yung employee. Now, after the employee come back, hihingi niya ngayon ng evidence-based approval or proof in layman's term na talaga, ito yung reason niya. For example, na traffic, nagpapasambit talaga kami ng picture with note time na may date and time na na-traffic talaga siya. Ganun po. Actually, may ginagamit kaming pang-selfie, hindi po yung sa mismong camera lang kasi wala siyang date and time na nakatatak na hindi po siya editable. So, yung ginagamit ng employee natin. And then, kapag naman nagkasakit, most common yun eh, yung nagkasakit, nagpunta, na ano, namatay. Basta lahat po ng proof na pwedeng certificate from the doctor na talagang nagpa-check up or kung ano mga activity niya, we always find yung proof po ng taong to para we can determine na talagang totoo yung sinabi niya. At doon po mag-decide, not guilty to. Kasi meron naman po kaming, although we issued NTE or improvement form, meron pa naman po decisions decision action form. Doon sa decision action form, nilalagay po namin if guilty or not guilty yung employee. If guilty employee, ibig sabihin, yung it's either wala siya na provide na proof or evidence or hindi legit yung evidence sa pre-provide niya or pineke lang talaga or nambola lang talaga, sabi niya natin. So, guilty siya doon. Ibig sabihin, meron na siya corresponding na warning or written, may ano naman po yan, hierarchical steps on how to reprimand a certain employee. Ayan naman po. So it's a very good reminder to everyone na huwag lang maniwala just because may nagkwento, and you really need to have evidence-based approval, and you must also mention that in your policies or company handbook. Yes. Kasi hindi ibig sabihin nagpaalam ang isang tao, approve ninyo. Kasi maraming tao, tinex ko naman si boss, pinaalam ko naman. Pero hindi pareho ang paalam sa pumayag.
And your policies have to cover that. Kasi minsan sasabihin nila, well, hiniram ko, yung inuwi ko yung pera sa cash register, pero hiniram ko lang. Pero if you say na, well, bawal kumuha, kung hindi ka nagkaalam, pag nanakaw na talaga ang tawag dyan. So in the Philippines, you have to be very, prevention is better than the cure, diba? So dapat sa policy natin, kung hindi po siya nag-submit ng medical certificate on the day, siguro, kasi possible, pwede kumuha pa 5 days later. Hindi yes, ba? Apa. So, the approved evidence also has to be timely. Kasi sa totoo lang, pag totoo namang nagkasakit yan, nasa ospital talaga yan, madaling niyang iproweba na nasa ospital siya. Kasi lahat, may resibo, may picture, may whatever. Pero ang taong maraming mabola, maraming dahilan kung bakit hindi nila mabigay yung certificate na yun. And yes, ma'am, to add lang din po, no? Kasi baka itanong din nila, what if yung immediate superior is kabarkada or ka-close yes. yung... Yes! Diba? Ang ginagawa namin dyan, kay immediate superior namin, binibigyan yung NTE or decision. Bakit sa kabila ng walang binigay na approval itong empleyado mo, why you should issue not guilty? Ayun. So, yung immediate superior naman yung binibigyan namin ng form. Sorry, pero yun talaga yung nakalagay sa code of conduct or sa handbook namin sa company. Para at least, walang kinikilingan talaga yung immediate superior. Objectively, dapat makita niya, ma-identify niya, ma-analyze niya yung reasons kung bakit pala absent or late yung tao. For me, sometimes pag palaging may problema yung tao, I almost always direct it to the leadership of the line manager. Yes. Kasi hindi naman talaga masyadong problema ng HR ang makiusap sa staff at pasunurin, hindi ba? Dapat ang talagang nagmamanage dyan is yung line manager na laging kausap. So kung hindi sumusunod yung staff, yung line manager yung hindi nirerespeto at hindi sinusundan. So ang balik talaga dyan, kasi ang hilig kasi ng mga line managers, ay problema yan ni HR. Ay, na-forward ko na yan kay HR. Ay, sinabi ko na yan kay manager. Parang naguhugas kamay sila, hindi ba? Opo. But it doesn't solve the problem. Yes, the line manager is the problem. Yes, kasi nagdadagdag lang siya ng problema. Di ba? Posisyon niya, management, pero sa totoo lang, hindi siya management. Utusan lang din siya ng staff na laging nakakalusot kasi napaka-inefficient ng kanyang line manager. Sabi po ni... Pinapalagpas lagi minsan ng line manager. So yung staff mo minsan, yung employee, di ba? Parang namihasa na lang din. Ah, dahil maluwag tong immediate superior ko, I can do whatever I want. So, kailangan talaga, very strict talaga yung line manager. Ang hirap kasing mag-no. Hindi ba? Okay. Ang hirap mag-say ng no. Ang hirap mag-fire. Meron akong staff na naawa kasi daw nanay din daw yung staff. Eh, siya din nanay din. Sabi ko, anong kinalaman ng pagiging nanay sa pagtatrabaho, di ba? I mean, I'm a female myself, right? We have empathy, but minsan kasi ginagamit ng dahilan para matakasan ang responsibilidad ng trabaho. Pero yung mga rason, hindi naman related talaga sa trabaho, di ba? Pagdating sa interview, sasabihin ba niya na, you know, like, these are not the things you discuss in the interview or in contracts, but you tend to use emotional blackmail a lot when dealing with management in the Philippines. Napaka-unprofessional. Kasi sa ibang bansa, hindi... Alam mo yun, you don't talk about your personal life or your age or your genders or your personal choices dito sa Pilipinas. Talaga, kukwento yung boyfriend, yung teacher, yung anak, personal, yung kapatid. Opo. Sobrang very ano eh, kasi it's very effective, don't you think so? Na ginagamit yung awa effect para makakuha ng pabor na hindi binibigay sa lahat ng trabaho. Sabi po ni Sir JVC, sabi niya sa panahon ngayon, nakakalungkot daw para pong malaman na sa kabila ng napakaraming policies na hindi mabilang, ang kaya lang ng bawat isa ay mag-identify lang ng problema pero hindi aktibo na bumuo ng talagang matatag na solusyon sa bawat sitwasyong mahihirap upang implement
ma-implement ng maayos ang isang bilin or policies. What's your comment on that, Sir JC? Ako po ba, ma'am? Apo, Sir Ruel. Sir Ruel. Apo. Sa akin po, I agree with that, no? Kasi kahit anong pang-implement mo talaga minsan, kapag talaga hindi siya sinusunod ng mga employees or staff, ay hindi talaga rin nasusunod. Hindi naman po agad kapag nakapag-create tayo, nakapag-establish tayo ng isang policies, or nakapag-improve tayo, and then we can easily implement it all throughout, no? And ang hirap po talaga ng implementations, I've been there, and lalo na yung mga policies, kasi may mga hesitations or mga, you know, hindi agad nag-agree because of ginawa mong policies. Kailangan lang po talaga dito, babalik pa rin po talaga ako doon sa sino ba yung pinaka sinusunod niya or kanino ba siya under. Kasi although you are HR, HR cannot easily, kung ang HR man yung nag-implement ng policy or memo, hindi naman agad-agad susundin ng mga tao. Because the main thing here, kung sino yung superior niya, doon pa rin siya susunod. Kasi yun nasa JD niya, yung mga gano'n naman, minsan ang tao pa nga, employee, sasabihin pa, ay, hindi naman ikaw yung ano ko, but sa'yo ako susunod. Ay, but, yeah. So dapat talaga ang mag-impose ng mga policy yung ito at ng mga billion instructions. At ipaintindi rin natin sa kanila siguro yung mga ini-implement natin wholeheartedly kung para saan yung objective. Kasi minsan may thinking sila ay baka ito ikakasama. I mean, negative thinker na agad yung approach nila because of that. Makakasama to sa akin, baka ikatanggal ko, baka ano naman to, di ba? Yun nga yung sinasabi ko na, lalo na yung matatagal na po, sorry. I've been there kasi, lalo na yung mga medyo may edad na, you know, ang hirap po nila masyadong mag-accept ng changes. Tapos ako yung bata na head nila na, oh, ano naman yun? I've been there, no? So, yun yung mga experience ko before. Pero ang ginawa ko dati, pinaunawa ko lang yung objective, kung kailangan ko man spoon feed yung policy na yun, kung para saan, kasi ang thinking nila is, pag policy, memo na agad, is something negative. So I do it in a positive way na para sa atin to, magkakaroon tayo ng records or recognition kapag na-comply natin ito. At yung mga policies natin ay mas ikabubuti pa sa inyo, sa working conditions, sa convenience nyo pag nagtrabaho. So I turn it into positive, no? Kapag kasi ganun yung ano nila is iba yung impact sa kanila ng mga rank and file natin. So I do it that way lang po. Yun lang po yung advice ko din kasi I've been there din po. I have a slightly different approach in such that I believe that the leader, which is usually the manager, right? The management. It's hard to call yourself then a leader if nobody follows you. Ah, yes, correct naman. Diba? So, for me, if you're a leader at work and you're putting yourself at work, pero yung bosses mo, yung utos mo, walang silbi, walang bearing. I think you have to reconsider if you're actually in the right place or you should invest yourself in that position. Yes. Kasi tawag mo sarili mo leader pero sa totoo lang, ang totoong leader ay yung receptionist na sinusundan ng lahat ng tao. Yes. So it has nothing to do with your position or your role, but it has more to do with the influence that you exert in the group. And you create that more people followers. Will follow you. Correct. Yes, correct. And that is the reason why, like, in managing a company or managing a team, it's very critical for me to have teammates or subordinates or employees that follow me. Yes. And I do exert a lot of effort to ensure that those who do not follow or respect my leadership to leave my group. Okay. Legally, diba? Yes. Either reassign them to somebody else or terminate them. Yeah. Or terminate following due process, following the right rules. Kasi kung masyado nang bastos yung tao, masyado nang sumasagot, nakikipag-away na. I mean, nobody goes to work wanting to fight, diba? Ay, naku, bubisintin ko naman tong tao na to. Ay, late na naman. Ay, yung, syempre, parang it's a When things like this happen, you feel bad. Kasi araw-araw na lang natin pinag-uusapan
pero walang pagbabago. O, diba, para sa personal life, ganun din eh, di ba? Ilang beses ko na sinabi sa'yo, pero hindi ka naman nakikinig, ginagawa mo muli. Pinatawad na kita, ulit na naman. Same problem or same situation. Parang it's not acceptable din naman. Right? So you have to wonder why you tolerate. Kasi yes, you're paying the employee, you're working as a team, and yet this employee tries their best to sabotage and to create discord, which removes the focus on where it should be, which is to work. Correct. Nangyayari, nag-aaway-away na lang kayo araw-araw, eh hindi naman yung puntos para pumasok kayo, hindi ba? So I always tell, opo. Tsaka hindi rin natututo, no? Hindi, may taong may ganun nakikinig. Pero may taong hindi talaga eh. Hindi talaga. I think we have to make a difficult decision to terminate and to remove. Yeah. Because otherwise, yung mental health, yun talaga mental health mo, hindi ba? It's not just the mental health of the employee, but also the mental health of the officers and management and everybody else in the group that is being parang bumababa dahil lang sa isang tao. And that's not the point of working for a company, right? You want everyone to be together, to be happy good together. Hindi yung environment. Oh, hindi yung magsasagutan kayo. And use what Sir Ruel teaches you, taught us today, to terminate. Idaan lagi sa facts, di ba? Yes. How many? You are the top three. Always late in the company, di ba? With facts pa rin dapat na may offer natin sa kanila. Ito yung ano mo, previous performances mo, which is hindi na lumalala pa, hindi na nga nag-improve, lumalala pa ng lumalala. Tapos so, pumapayag ulit. Ang ganun-ganun nakapunan yung folder, tapos nadya pa rin sa company mo. Hindi na yon, hindi na siya acceptable. Diba? What sort of company? Sabi po ni Ezekiel, true po, sometimes bahala na daw ang HR to question the company sa, na nag-file ng sick leave due to important matters. Lahat naman ng matters important eh. Bakit di ba important yan? Hindi po acceptable sa amin ang settle important matter. It should be specific and important na yun. So, yung mga ganon, guilty na agad yun. Yung mga ganon. Tama naman, di ba? Kasi ang hilig natin sa important matter, o masakit ang tiyan, o merong anak. Pero where do you draw the line being empathetic? Right? Kasi diba, when you go to the Philippine HR group, parang, you have to be, H is human. hindi pa tayo nanay, hindi pa tayo tatay, wala ba tayong ganong klaseng problema, never ba tayo na nagka-break up. What's your comment on that, Sir Engineer Ruel? Sa mga, we should be more human kasi we are HR. Ang number one po sa akin, as a line manager before, is yung code of conduct. Ano po yung nakalagay talaga sa handbook na kapag nag-file ka dapat ng leave is within this number of days. And then kapag hindi mo siya na-file, it consider as unplanned. No? Although it's very important or it's very, sabi nga nila, important matter or it's for any other reasons. Yun po talaga. You need to file. Pero may mga pagkakataon talaga na unplanned. Lalo ng incident. Hindi naman natin napo-forecast yung mga incident na yun eh. Tsaka yung mga namatayan. So, dapat dun ka magiging empathetic. Dun sa mga personal na super personal na pwede mo siyang i-consider. Pero dapat, hindi pa rin nawawala yung mag-inform ka man lang. No? Kapag na-incident ka ngayon, dapat may inform ka before 24 hours. May ganun po na kaming rule. Hindi naman siya abutin ng ilang days bago pumasok ka doon, mula ipapaalam. Nag-aalala na kaming lahat, pero di mo man lang pinaalam sa amin ano nangyari sa'yo. So, consider as a rule na kasi without official leave na. We've talked about the fishbone technique kanina. Yes, ma'am. Right? So, yung mga maraming rason. Pero you also mentioned a while ago that many problems have a root cause and we spend a lot of time fixing the symptoms but correct, not the root cause. Correct. How do we sharpen the saw in identifying root causes? Kasi as what you saw in the fishbone, pag gusto mo magtanong ng 5 whys, ang daming pwedeng rason. Pwede. Pero not everything is the real reason. Yes, kapwa. Okay.
to identify the real root cause as presented is through 5-Y analysis. So after we determine the symptoms ng mga causes ng mga underfish bones, through brainstorming again, we need to identify naman the real root cause. So each one category, yung pinakamaraming sanga doon sa fishbone po, o yung pinakamaraming tinik, yun yung uunahin natin to question 5-Y analysis. Then after nun, if we derive up to 5-Ys, paano tayo hinto sa 5-Ys kapag medyo naging personal na siya or naging bias na, dapat huminto ka na, or hindi na siya nag-a-answer doon sa problem. Kumbaga parang lumiko na siya ng landas, kakatanong mo, lumiko na siya ng problem. So hinto ka na doon sa 5-Ys. Okay, kahit hindi naman siya umabot po ng 5-Y, nabawa, naging 3-Y lang, pero sagad na, yun na yung pinaka-real root cause. And then nag-brainstorm kayo, do you agree? So yun po yung mahalaga talaga sa brainstorming. Tatanong mo rin sa mga co-members mo if they agreed, if you are all agreed na ito na rin yung root cause, then you will put an X mark. X1, X2, X3. Hindi ko lang po nakita kanina, but yung effect, yung head po ng bone, represents the Y. Big Y. Okay. Then yung mga real root cause natin, di ba lahat po yun ay nasa... Yeah. Sobrang dami nun. Symptoms yun. Pero how we determine dun sa graph ng fishbone, imamark po natin as X1, X2, X3. Ayun. Bibilugan natin doon, alin ba dito yung pinaka-real root cause? Yun na yung pinaka-tinik niya. Kasi mag-tinik pa yun eh. Yun. Paano kung ang sagot is yun na talaga yung tao eh? For example, di ba? May mga tao talaga, kahit anong gawin mo, laging late. Kahit saan kumpanya, kahit malapit na yung bahay, kahit kapitbahay na lang niya, late pa rin siya. May mga, personal tayo ha, may mga partners na laging merong kabit. Diba? Kahit nang gawin mo, kahit anong bait mo, kahit anong pagalitan mo, talagang hindi niya kaya ng isa. Does that have any bearing to what we've talked about? Na talagang minsan ang talagang root cause is siya na talaga yan eh. 'Di ba? Bakit may taong sinungaling? Siya na daming-daming. Maybe because yung trauma, because of this and that. Pero ang sagot talaga ultimately pagdating mo siya na talaga yan. That's who that person is. How do you solve that? Kung ganun yung root cause, yun na talaga yung tao. If that's the root cause, ma'am, we will still undergo the process of reprimanding the employee or the staff na laging absent or laging... Makikita natin yung sa reasons. Yes! Sa pareto. Bakit lagi na lang itong reasons na to? Katulad ng mga uncommon reasons. Hindi naman lagi siguro ikaw nag-book. Sumasakitan siya, hindi naman siguro laging bumibili ng ticket, hindi naman siguro ina-asthma ka, but every month, every week, may ganun po talaga. And for that reason, kaya kapag may decision tayo, hinahanap namin yung decision noong immediate superior niya. If puro guilty siya on the third time, ma'am, we will terminate his or ayan. Her verbally. Diba meron tayo written? Kasi meron tayo yes. Po kasi hindi ko pala na-determine kanina. Meron kasi kaming or tayo na decision action form na verbally. Ito yung usap-usap muna. Guilty siya, pero kakausapin mo siya. Kapag hindi pa rin siya naging proven the second time, warning, and then kapag hindi pa rin, written na po. Ito na yung termination of contract na siya. Okay. Tama kasi po yung sinabi nyo. We have the proof eh. We have the proof. And bisan, di ba kapag pumupunta sila sa dole, may ganun po hindi may iwasan. Ano po? Oy, terminate po yung ganito ko, kahit regular ako or wala naman ako ano. Yun yung proof na ilalabas natin na, ayun o, with your sign, make sure lang na may sign niya po yung written proof. Na ina-accept niya na ito yung reason niya, na guilty siya dito, at ito yung binigay niyang proof na hindi pa rin talaga legit at paulit-ulit na nag-occur. Kaya importante yung data, yung past, yung pareto na ilang beses frequency, kung ilan siya na late, upset, at ito yung same reasons niya. Meaning, yun talaga yung taong yun. Wala, dahilan na lang talaga niya at many, many times na ginagawa niya sa buhay niya. Then we can terminate and... Tama target. Po yung sinabi niyo, sir, na you can use all the data that is collected to create an incident report that is more solid.
Kasi yeah. A lot of managed HR departments, they use a template. Yes. Pero yung template na yon, oh, you are, this is the first warning. You are late, yeah. This is the second warning. Mm-hmm. Why not use the data yes. as part of the incident reports or the notice to explains that you make? So you can explain to the person written form. First time, pero bakit ito yung sanction? Why yes. is it very serious? Or yes. you can use the second warning as a yung reference mo yung first warning, tsaka yung verbal warning, para at least maintindihan ng tao na sa totoo lang, hindi lang ngayon yung problema na yan. Correct. Paulit-ulit na. Diba? Paulit-ulit na. And you were given a chance para magbago. Para and mag-improve. And kung hindi ka magbago, pwede ka naming tanggalin if inulit mo uli. Correct. So that's one way to make a very strong incident report. Kasi later on, dadalhin ng staff yung incident report mo sa dole. Correct. Tapos tatapat niya yung nakasulat. Correct. Eh kung magpapadala na lang siya ng sulat, ba't ayaw mo na lang habaan? Ang dami mo namang information, hindi ba? Correct. Totoo naman talaga na paulit-ulit na, hindi ba? So why not? Sabi ni Jeff Egdani, may hugot. Wala akong hugot, pero totoo lang sinasabi ko. Sabi po ni Sir Timothy, pag nasa HR ang laging absent, nasa HR ang most challenging employees kasi human resources development. Actually, minsan pasawa yung HR. Di ba minsan si HR pa yung laging late tsaka laging pasaway? What do you do with that, Sir Ruel, when the person who's supposed to police is the problem? Ayun lang, meron din naman po, same process lang din kahit anong position sa man or titles sa company. I think we should follow the same process or sanctions, reprimands, kasi pare-pares naman tayo ng handbook at code of conduct na binigay or inorient sa atin, whether HR or not an HR position. So, same pa rin naman po doon. May admin hearing din. Yun naman yung ano din. Yun naman yung top ano na. So, lahat ifo-follow pa rin naman po. NTEs and also the decision actions form by his or her immediate HR manager or superior. Correct. JVC asked a good question. Sabi niya, sabi ni ano Jeff, minsan ang HR dead masamang issue kasi feeling nila paulit-ulit na lang. Is that true? No, I don't think they are dead, ma. I think it takes great courage to face your problems. Kasi talking to employees is very difficult. It's very difficult. No, at different personalities, different ages, different approach pa yung gagawin ninyo sa different employees. Eh. So, yun yung pinaka-difficult job as an HR. Yeah. Masarap magbigay ng bonus, ng promotions. Pero pag magbibigay ka ng papagalitan mo or mag-charge ka for negligence. Yes. Diba? Napakahirap i-explain! At ipaunawa sa kanila kung bakit ganon yung sanction or bakit ganito yung binigay na ano. Pero what if sometimes the employees don't agree with your decision? Nandun na nga yung data. Apo. The employee still doesn't think I'm not that bad yet. For the company, bad na. Pero for the employees, pwede pa namang pagbigyan. What's your thought on that? Kasi people have different measures kasi of what is pasado and not. Apo. I think objectively, dun pa rin po ako sa data. Kasi meron naman ako na-encounter dati. Ganon din po. Hindi naman siya super ayaw niya pong permahan kasi meron talaga ayaw permahan. Ipapagsawal mahala. Diba? Yung written form na binigay with ayaw nila. So, papaliwanag ko ulit na kakausap ko ulit yung empleyado o yung staff ko na kung bakit yan yung binigay sa kanya. Yun nga, ipapakita ko yung historical na ito na yung ano, ito yung leaves, ito yung reasons, ito yung number of frequencies na ikaw ang nag-commit na, hindi naman ako. So, ilang beses sa kanilang binagsabihan to improve your attendance. But still, may hindi ka pa rin inano, hindi mo pa rin na-achieve o hindi man nami-meet. Hindi, bumabawa siya, pero hindi pa rin po talaga siya. Zero or hindi pa rin siya nami-meet yung kailangan, supposedly, na ito lang yung kailangan mo lang na absent in order for you not to be given by this subject. Right. Pero,
papa-impose ko pa rin po na yun talaga eh, this is the mandate from the top management. So, okay. Or she needs to sign it whether she or he likes it or not. Because this is the policy, this is the rule. Correct. Kasi pag tayo naman, ako naman yung hinanapan, yun na po yun, pag ayaw kasi pumirma ng tao ko, sa akin po kasi ibibigay yung sanction. Ganun po yung rule sa amin. Ayaw! Uy, bawal yata yun sa labor code. Ah. Yun, so kailangan impose mo yun sa employer. Pero wala pa naman akong previous instances na yun, na merong super empleyado na talagang ayaw mag-sign or pumayag. Meron lang a bit of ano, ilag or ano, hindi makaunawa nung una. Pero with your data, importante po talaga yung data na meron ka. Kasi hindi naman nila bilang yan eh. Minsan unaware pa nga sila. So parang dalawa lang na may absent ko ah. Pinakita ko ngayon. Ito oh, bilog, DTR. At system po yung DTR, ah, hindi manual. HRIS, coming from the HRIS. Ang dami mo ng late, ang dami mo ng absent. So, count natin. Oh, diba? So, hindi ka lang aware. Hindi ka lang aware, but ito na yung mga, ito yung data na mag-speak na marami ka nang na-violate. So, you need to sign this or you need to accept this. And just improve na lang. Next time, hindi pa naman ito yung panghuli. Pero sabi ko nga kanina, yung limitations natin up to third time lang. Kapag binigyan ka na ng warning, verbal, then written, that's your ano na. That's your last. Actually, a good practice is when you issue your NTEs and incident reports na sana yung response may kasamang slight note kung anong napag-usapan ninyo the last time. Ah, yes. Kasi many warnings naman is not, hindi naman termination ng huli, hindi naman suspension yung huli, hindi ba? Hindi so sana yung sa pag-uusapan ninyo, ma-document din yun na yun kayo nag-usap, ito yung pinag-usapan ninyo, ito yung pinagsunduan ninyo. At sa susunod na pagkuha niya, alam niya suspension na. Para later on, pag masususpend na, walang denial na, ha? Yes. Masususpend na ba? Di ba parang may sulat na kayo na the parang, next question is X na. Parang minutes or sa during the admin hearing or pinatawag siya, mayroon ka dong sinulatan na recommendations or what's next to this process or if ma-commit man niya ulit yung ganitong scenario. Apo. Or dapat meron po. That's accurate. And dapat nakasulat na rin. Alam niya. Hindi pwedeng ikaw lang nagsusulat. Dapat siya din nagsulat na alam niya. Anyway, the sanction's not for today. It's for tomorrow if the action is repeated again. Hindi po ba? But how do you get, diba, I feel that a lot of what you've taught us has management support. Okay. But not all companies, the management cares. Support. Diba? May ibang management, lagi nag-golf, hindi pumapasok. Diba? Or walang alam, or walang pake. How do you execute what you've taught us if your upper management or the owners might not be as tutok din sa negosyo nila as you are? What will you do then? That's also a good question. Lalo na kapag sa mga implementations. Tapos magre-reklamo yung ibang employee na mas matagal sa'yo doon sa upper management. Tapos parang awang-awa sila. Parang ikaw pa yung masama. Yes. That's what we call the resistant changers or yung mga resistant to change. No? At alam niyo po ba, no, speaking personally, nung mag-work ako, kasi I'm too young na naging supervisor, managers, and then ang hirap for me to give instructions kasi I respect them as well, but I need to do my job or I need to instruct them as much as possible because they are, I'm their manager or leader. But to all the support department din na hindi mo rin talaga minsan kasundo or may mga ano mo yun eh. Kumbaga sila pa nagtatakpan. Iba yung pananaw nila dun sa objective na gusto mong gawin. Diba? Ito yung project improvement na gagawin mo or these are the data na ito yung i-imply or i-apply natin. But there is still the one na nag-hesitate na, ay, wag na lang kasi ganyan-ganan, very hesitant. So, ang ginagawa ko na lang is I go with my boss and yung hindi nila ka-level din and I need to get his support
for him to also instruct these people, the department, and then we will have our meeting, all the departments, and then I will present my implementation plan or my objective improvement regarding this and how they can accept it na makakatulong sa kanila also, not just from my department and also from my side. So yun yung kailangan, yun yung gagawin, ginagawa ko pa at gagawin ko din if ever may mga ganun circumstance. But as time went by naman during those times, naging kasundo ko naman eventually yung mga support group na yan at department group. Kaya di siguro ako nagtagal, no? But hindi talaga natin maiwasan yung mga sa ibang companies kasi yun nga, maraming mga resistance to change, ayaw ng, kumbaga parang may ano na agad eh, ayaw nila agad magpamahingin sa kanila tapos hindi nila maibigay, ayaw nilang ibigay. Kaya takot sila na mawala ng work, kaya parang nagkakaroon sila ng ano, ng gap between you and their department. So what you need to do, you come up with and kausapin yung pinaka line manager nyo pa or director or general manager na to talk with them or kasama ka din para pasamin. Yeah, I think it's a matter of also exerting what you are in an organization. Kasi if your manager doesn't support you, it's hard for you to do your job, diba? Yes. So, ang hirap sa atin minsan, parang pag sinabi ng manager natin, busy siya or lagi siyang wala, parang we tend to put it on the side and not face then our manager and say, "Sir, boss, I mean, tell me if I'm doing it correctly. Kasi if you're not gonna support me on this, everyone will be late. And everyone will be absent. We can't fix this problem." Yun yung sinatawag nating root cause analysis, hindi ba? Baka ang problema, hindi yung tao. Yes. Baka ang problema yung boss mo. Mm-hmm. Kasi diba, baka ikaw lang yung may pake, pero lahat ng tao walang pake. Right? Right. So parang that's the root cause, is not the always late na mga tao, but because pinapayagan din ng boss. Kasi okay lang sa kanya kahit di na pumasok yung mga tao. Correct. Kawawa ka naman, di ba? Kasi nandiyan ka, pero akala mo yun yung job mo, pero yun pala, your only job is to make your boss feel that he's doing something, but he actually doesn't care about the result. Sayang yung effort. Kapag ganun, effort ka na effort, tapos walang support din ng boss or ng head mo rin yung ginagawa mo. So, kailangan mo talagang ipakita rin yung control at yung sinasabi nila na you're top of the line of this. Kapag may result talaga. Kasi every time naman ang top management, they are result-oriented. They don't care what your efforts are or they don't care kung ano man yung ipipresent mo. But what will be the result? At what will be the impact of this? So you need to give them the possible financial or production, productivity impact of these employees after we get or after we implemented this improvement or this We have some question from Kathleen Magallon Banyara. Can you please share your thoughts in handling inefficiencies within HR? So for example, laging may payroll disputes kasi due to inefficient payroll system or hindi talaga ginagawa yung trabaho. May mga impression po kasi ng mga employees minsan na pag HR ang may problema, may immunity na sila dahil walang disciplinary action na ginagawa despite committing repetitive errors. Ay, nako! Root cause analysis, Sir Ruel. Sa akin siguro, ma'am, doon sa mga payroll and efficiencies, of course, root cause analysis din tayo, no? Kung bakit siya nagka-error, saan ba nanggaling yung error? Maybe hindi natin pwede sisihin kasi baka talaga system error siya. So wala dapat tayo sisihin. Baka kailangan lang ipagawa or ipaayos maintenance do sa system. If na method naman, kanino siya yung last process na nahinto yung efficiencies or yung error na yon? Method. Kung sino yung last user. Kasi hindi naman talaga siya sa HR related or kung sa payroll man, sa finance. Sa people naman, kung hindi talaga siya nagawa, hindi siya na-encode, hindi siya na-accept, hindi siya na-approve. So, sa tao talaga yon, o kaya sa any other factor. So, we need to also analyze the kung
saan po talaga siya nag-occur, yung error na yon, yung efficiency sa payroll ng error. Is it the system or is it the method or the person involved nung huling user? Kasi kung nasa yun na, kung nasa akin na, tapos sa akin nagkamali at hindi ko talaga siya na i-process, ako talaga may makita na. But if there are external factors like machines or error in the system or in the computer or merong nag-breakdown o kaya sa method naman, if may hindi nagawa yung isang tao, so it's more about determining or analyzing the cause. Napakaganda ang root cause analysis sa inefficiencies. Actually, I don't call it inefficiencies. I think part of the solution is calling it with the correct name, which is yung HR hindi nagdo-double check. I mean, sa totoo lang, walang nag-check. Kaya laging may mali. Kasi at pag may nag-check, nababawasan talagang mali to almost zero. Tapos ang madalas pa yung na-encounter ko, hindi nila inaako kasi yung process na yun. O ba, HR ba yung mag-check? O dapat ba yung payroll sa finance or accounting yung mag-check? Kasi dapat maintindihan natin yung boundaries ng process. Saan ba dapat? Sino ba dapat yung checker? Kasi kung mag-determine natin na dapat HR dapat yung mag-check prior dun sa payroll o dun sa finance, bago siya mapunta sa finance. So, HR po talaga. Pero kapag hanggang dun lang yung job ng HR and then dapat yung checking na process is dun sa finance or accounting staff. So, dapat sa kanila na yun, sila na accountable or responsible to that. Kasi hindi may naman... Yes, ma'am. Go ahead. Hindi naman. Sir, hindi naman. May story kasi, di ba, pag kunyari, yung magulang mo, nagbigay ng isang kotse sa mga magkakapatid. Ang tanong dyan, sino ba ang mag-aalaga ng kotse? Kasi kunyari, tatlo kayo magkakapatid. Yung isa, tagagamit lang. Sinong naglilinis? Sinong naglalagay ng gasolina? Sino naggagawa ng maintenance? So, there has to be some direct accountability. Yeah. Which can be assigned once the problem erupted once. Kasi for me, minsan, pag first time nangyari yung problem, uy, may gap pala kami dito sa system. Sometimes there are things you cannot parang predict. Pero yes, once na nangyari na ng isang beses, okay na yan, di ba? Bakit may pangalawang beses? Right? The first time naman kasi sometimes there are certain things that you cannot foresee. But dapat, yes, wala nang pangalawang beses. And kung may pangalawang beses pa, that's the problem. Nauna tapos same, lang, same scenario tapos pa. Same lahat, diba? Same everything. Like, same error. Then, the first time, employees can forgive because things happen. The second time it happens, then the HR is truly incompetent. It's not inefficiency. Yeah. It's incompetence. And, diba? Palitan na lang. Palitan yung nagpa-process ng prayer. Yeah. Palitan na lang, diba? Okay, ilipat siya. Instead of sa payroll siya, doon na siya sa compensation or sa ibang ano na lang, task sa nature. Or baka sa hiring na lang siya. Ganun. Or be very honest, diba? On the capabilities of the person. Kasi may tao talagang hindi nakakakita ng mali. Yeah. Kitang-kita na ng lahat, di pa niya makita yung error doon sa ano, sa sheet. Opo. Hindi siya pwede sa payroll. Kasi magkakamali. And that the one who arranged the payroll is a very strong representative of the quality of the company. If yes, payroll is always wrong. Yes. The company, lumipat na kayo ng kumpanya. Tama. Diba, maraming problema yan eh, diba? Hindi, okay lang to be wrong, but always wrong. Then talaga, it shouldn't be wrong. Hindi ba? And dapat lahat ng ano, may... Critical process yan, ma'am eh. Pera kasi pinag-uusapin dyan. So, dapat yung taong i-hire dyan, o dapat yung ano dyan, talagang good checker talaga siya at talagang ma-ano siya, ma-patience and... very critical siya dun sa money or sa data na in-encode niya. Kasi kapag ano lang siya,
hayahay lang siya or magka-cause talaga ng error. Gusto niya ng convenience, pass lang, or approver lang agad-agad. So, cannot ano, go the right then, way. There's something wrong with the culture of the organization that allows repeated errors to repeated happen. Errors. Kasi yung integrity nila, na-erode. Every time may mali ka, na-erode. The respect and trust that people... And sayang naman, kasi the good company, pero mali lang talaga yung taong nakalagay. Correct. Pero mabait, kaya hindi mo tatanggalin. Alam mo yun? Bakit ba tayo lagi sa bait? Parang ba't sa mga mabait? Kasi usually gumagawa ng mga payroll, mababait yung mga yan eh. Diba? Parang mabait nila, pero minsan talaga mali. Alam mo yun? Yes. Diba? Dapat tapos parang... Dapat competent, yes. Kasi representative yan. We're almost at the end of our show, Sir Engineer Ruel. Do you have any last words, final thoughts? And where, what's your next project? Or, you know, can people sign up for your class? Do you have a webinar to promote? Wala naman po. Magbo-vlog lang ako in due time. The joke lang. And then, thank you, by the way, Ma'am Tina, and to Sir D, to Ma'am Rona, and to all... sa lahat ng bumubo po na HR Cafe for inviting me for the first time. I hope you've learned not just technically but also on how to apply those tips, small tips or advices that I've given to you. In doing the root cause analysis, it's not easy, no? And also finding and gathering all the data. Madali lang siyang tingnan at i-present kanina, but before you come up with a root cause analysis, you need to have an analytical thinking, critical thinking skills, not just feelings. Ito yung may ano dito eh. Hindi feelings yung papairalin dito sa root cause analysis. It should be the mind that speaks for you and the data. You should be a data-oriented. And also, thank you to all the listeners or viewers na nandito ngayon. I hope you've learned on these techniques and tools that you can apply also. Sabi ko nga, kahit saan to, kahit saan positions or field, kahit sa HR, you can also apply this one, applicable to what process you're doing right now. And also yung problem-solving techniques na pwede natin also re-echo sa ating mga associates, subordinates, and also to our teams. No? Ayun lang, always empathize, but also we need to be objectively empathize as a leader, but we need to present what is the facts. No? And I hope I can see you and more in the future gatherings or trainings. Engineer Ruel, invite ka namin uli. Pupunta ka, ha? Sana huwag mo kaming tanggihan sa request namin na magturo ka uli sa amin sa HR Cafe. Yes, ma'am. No worries po. Although may engagement din ako kasi nagtuturo na ako every Sunday sa review center. Nagkataon lang talaga na wala pang turo ngayon kaya ako siya na-accept din. We're so lucky! But next week, next Sunday, we have I are also teaching na po sa mga students. So, wala po ako ngayong mga consultancy pa or I'm also planning but maybe in the future. So, yun lang po. So, yun lang po. If you have any questions related to my presentations, you can also reach me at my Facebook page, LinkedIn, or number, or email kung may mga questions pa kayo related to what I have presented to you. And thank you again, Ma'am Tina. Nice meeting you po through online and to all the viewers out there. So, thank you po. Yeah. I think what Engineer Ruel is teaching us is a way to think. Kasi karamihan ng management, lagi nilang sinasabi, kailangan namin critical thinker. Yeah. And ikaw naman parang, ano yun? Ano yun? Diba? Sabi ka ng sabi, di mo nga ma-define eh. And I think what Sir Ruel is teaching us are the many ways that we can think about problems and how to solve it. For me, a big takeaway is the Pareto rule, which is the 80-20 rule. 80% of your sales goes to 20% of your clients. 80% of your problems goes to 20% of your pasaway. 80% of the money that you make comes from 20% of this type of job. So you need, and it's statistically correct regardless of industry. So when we look at the problems in our company, take a look at where really is the issue. Kasi we have a tendency of mixing everything together.
Yes. Yung mga hindi masyadong problema, yung sobrang laking problema. And lalo tayong nasistress kasi feeling natin na overwhelming number of problems. When in fact, it's just 20% that is the loudest. Mm-hmm. Hindi po ba? He also taught us how to ask why. Kasi tayong HR, mahilig tayo magsabi ng why. Tapos pag may sagot, tigil na agad. Tigil na. Alam mo yun? Parang, why are you late? Traffic eh. Okay, sige, bye. Diba? Okay, yun. Why kulang yung pera sa kaha? Di ko alam eh. Okay, sige, noted. Tulad sa incident report. Diba? Bakit ka na late? Kasi ganun. We don't ask why more. We don't question the reasons that we listen to. Why is that? Diba? That's the problem. Why don't, if you are a critical thinker, you have to assess if the reason given to you is true, plausible, reasonable, diba? Kasi there is also an equal possibility that it's not true. If you work in the Philippines, maraming nambobola, people lie, right? Lalo na sa employees, lalo na for, you know, a certain type of people, right? So we need to, if you want to be a very good HR, you need to make sure that the data you receive is also true. And Sir Ruel has taught us to use evidence-based approval. Pag walang pruweba, huwag ka masyadong madaling maniwala. Mm-hmm. Don't try to shortcut your job responsibilities by saying, ah, sige, okay, at least meron na akong papel. O, yung ganun. Hindi mo naman chine kung totoo or hindi, right? Kasi if you check it, once you check it and verify, people will not attempt to lie more. Correct. Diba? Pero if people know that you just accept, they will lie even more because they think you're stupid. Yes. Or inefficient or incompetent. Mm-hmm. Right? And I think it's a great service for all HRs to say that, you know, you don't have to be the smartest in your class or in university or like be like Sir Ruel to be a professor at PUP to be considered smart. Yeah. Pero we can be smart by questioning things that happen to us. And again, instead of trying to solve all the symptoms at one go, find out if there is a core problem. Mm. Right? Kasi if we don't do that, the problems will never end. Mm. Hindi po ba? Like for example, pinag-usapan natin yung inefficiency sa payroll. Tanong ka na naman, bakit laging may mali? Tapos next month, mali na naman. Tapos next month, mali na naman. And alam mo yun? So, repeatedly, same mali. Kung hindi overtime, yung holiday. Kung hindi holiday, yung incentives. Kung hindi. And if you do that, the small problem becomes big. Big. It's not, like, for example, absences. Hindi naman problema umabsent eh. Problema lang pag araw-araw or regular. Diba? Minsan, even the most perfect of employees, minsan, bumagyo. Late. Diba? Pero hindi naman araw-araw. Yes. Right? So, when you look at the frequencies, when you document the data, then you can determine talaga, is this a one-off or is this really a core problem of that individual? Then, you can make a better decision whether you want to terminate that person in the first place. Kasi, it's not sa bait eh. Sometimes, the pinakamabait thing we can do is to let them go. Yes. Diba? Baka sa ibang company, mag-improve na sila. Kasi hindi na sila. Or, there's, alam mo yun, parang may tao naman talaga na dahil pinapayagan mo, lalong naging pasaway. Hindi po ba? Pero pag, if you can teach them discipline earlier on, their lives will be better because they will do their lives better, right? And I think we as management should have more care and responsibility with the people that we manage. Kasi we feel that it's all about incident report, not it eh. Don't you want to help the person change for the better? Yes. Diba? Kasi kung IR ka lang na meron, wala naman change. What's the purpose of the IR? Useless. Oo, ano lang, book ano lang yan, record lang yan sa 201. Di ka naman magta-terminate, IR ka lang ng IR. Okay. May hangganan din. May hangganan, may tigil. So leadership has to be about
execution. Yes. Hindi po ba? So, I think it's critical for us. And it's a very good reminder of what can happen. So, thank you so much, Sir Ruel. Again, paki-screenshot yung pangalan ni Sir Ruel. Add him on Facebook. Add him on website. Ako, in-add ko na siya sa LinkedIn. Add ko siya sa Facebook as a friend. Napakagaling na resource talaga si Sir Ruel in teaching us a little bit to make us help make this better decisions. And thank you everyone for bringing us up until this point. And we look forward again to seeing you next week at the HR Cafe, Usapang Trabaho at Buhay at Iba Pa, as we feature another guest expert. All right? So thank you so much, everyone. And then say bye-bye, everyone. Thank you po. Thank you, ma'am.